All right. Good morning. Good morning. Sarap sabihin nila. Good morning. Good morning. Good morning. Kapito guys, kapito. You know, Nespresso ba yan, Mari? Hindi. Hindi ako marunong. 3 naman ba to eh? Not gonna lie. Nag-message ba yan? Nag-message ba siya na wait lang, gawa ko Nespresso. Pucha, hindi pala marunong. Ayop na. Hindi ako marunong. 3-in-1 pa to. Not gonna lie. Pero kape kami ngayon, guys. It's the morning. Yeah. Hinanapan namin ang paraan talaga magka-episode. Umaga na ngayon. So, oh, wala naman din nagkakape dito eh. Maaga guys, 8:13 to. 18:13 pa lang. Ano 18:13 po tayo? Hindi ka pwedeng sundalo, bro. Hindi ka pwedeng sundalo. Sabi ko ba gusto mo maging sundalo? Pash! Hindi ka pwedeng sundalo. Ano, tayo na, atake, 8:13 na tayo na. 6:13. Pagdating nila, patay na yung mga tao. Sabog na yung base. Mga ganyan pa lang si Javi. Sabog na yung base. Ne, pero... Alam namin, di na namin kailangan mag-explain. Wala kaming episode ng linggo. Maraming nagme-message. Pasensya. Ang importante kami. Meron na ngayon. Si niya yung PLDT, wala ng Wifi, si Mikey. Salana ng PLDT. So, huwag kayo na pagniniwaladong kay Juno Santos, guys. Ha? Hindi kami magkakaawa. To be honest, pwede naman namin gawa ng episode kung chat lang talaga pag-uusapan. Nag-uusap naman po kami. Nakikita-kita nga kami. Sa trabaho. Dalawa magkikita, tatlo magkikita, dalawa, ganun. Pero bukas tayo, di ba? Needs. Oh, tama. Magkita tayo bukas. Kami, tayo mamaya. Tayo may event kay mamaya. Tapos kayo MPBL. Kami ni Javi. Saan kayo mamaya? Uy, may laro Quezon City mamaya. Wala. So, tatlo kayo mamaya. Buti lupa lang yun, ha? Bro, tumawag. Sabi ko, may shoot first episode ako eh. Shoot first episode ako. Guys, nag-partner kami ni Mikey, surprise. Tangay ng partnership yan. Paano ba nangyari yun? Puta, nagulat rin ako dun, ha? Actually, tinawagan lang ako eh. Kung pwede daw ako mag-women. Sabi ko, sige, pwede. That's, hindi ko alam. Ang sabi sa akin, partner ko, si Sir Jay de la Cruz. So, okay, handa ako. Ganun yung partner ko. Pero nandun ako sa off-tube. Bilang may narinig ako, ma'am. Alam mo, pag dumarating to si Mike, ramdam ng buong building, ma'am. Sorry, I'm late. Ah, ganyan. Sino mong partner ko? Pagbukas niya nung boot. Puta, ikaw? Ayaw ko na pala, ma'am. Uwi na ako. Sorry ko, ma'am. Di na pala ako sorry. Kung late ako, di na pala ako sorry. Lucky. Ang nangyayaya, late din. Nung nakita ko siya, nakatayo din siya. So alam ko late din siya. Hindi pa siya nakatayo. Late din daw po. Pero nagulat din ako eh, na partner ko. First time pala ni Onits mag-cover sa... Off-tube. First time ko off-tube. Iba. Kamusta naman yung experience? Siyempre, tambakan yun. So, anong mga pinapag-usapan nyo the whole time? Alam mo, Para kami nasa podcast, Brad. Ganito lang. Kami. Tapos, tambak eh. Pero masaya kasi, kahit tambak, iba pag kino-cover mo yung Pilipinas. Pilipinas. Eh. Kasi may mga stories ka about yung players. Tapos women's pa, diba? So, sobrang. Masaya sina Camille, Clarice, sina ni Ma'am, sina Afril. Masaya pa. Pwede mong kukingin kasi nakasama mo na tong mga to eh. So medyo may background stories ka na naka-coach na ano. So masaya. Good experience. First time ba natin nagtrabaho together? Hindi. Nag-ano na tayo. Yung celebrity, yung mga 3XT. Pero in a legit league. First time. So nag-work. So hindi pa nag-work na lang si Bailey sa ikaw? Na partner and di pa kami ni Bates. At least kahit courtside or ano. Eh kayo, Javi, tsaka si Bates. Di pa, no, Bates? So, bagay, pero Bates, nagkikita tayo sa MP. I mean, that's somehow worth it. Ngayon, MP na siya ulit, no? Kanina. Yeah. Ayaw na kanina ngayon. Okay, kung convenient lang. Pag convenient, MP siya. In and out na mga... Baka ma-memo ako, bro. Okay, so sobrang dami nating... Pwede. Hindi natin kailangan pag-usapan lahat. Pero sobrang natin... you know what? Simulan na natin sa gilas na lang. Kasi get that out the way para din sa gilas na lang. Sige ko. Okay, sige. So, gilas yesterday lost to the host team Cambodia. What was the score? 79-68 ba? Mm-mm. Yeah, 79-68. And
Honestly, I was kind of expecting something like this to happen with all the sabotage that has been going on in the past few days leading up. Well, first of all, practice, sinetap tayo dun sa outside court. Outdoor rin, no? Pangit yung court. Tapos yung flooring ng mismong playing venue. Linoleum. So, ano yung linoleum, bro? Sorry, lagi ko nababasa. Yun yung parang surface ng pang badminton tsaka futsal. Ano yun? Taraflex. So para siya. Yeah, but it's even a lower than Taraflex. Hindi. Hindi, parang, hindi. Ano bang magandang... Parang rubber platform na sa stage Bills, pinapatong. Bills, hindi siya parang FMAC. Ah, FMAC? Ako pala tinatanong. Hindi. Sabi nila worse. Lower. Kasi yung worse. FMAC kasi... Sorry, yung FMAC yung court sa GH. Ano? Oh, Taraflex yung FMAC. Eh. So sinasabi nila worse. Eh. So probably... So Taraflex pwede? Lower daw. Pero lower. Yun daw yung pinap... Kasi yung feeling ko yung sinasabi nun yung pinapatong sa stage para lang lumambot yung stage. Oo nga. Pinatong lang eh. Kasi hindi to yun sa ilalim. Oo. Parang ganun. Eh, yun yung dahilan kung bakit daw na nadulas si Calvin ng first game. Kaya siya lang ka-calf strain. So, actually, after ng first game pa lang, nag-a-appeal na sila na palitan na yung flooring. Pero... Madaming na-injure. Marami. Oh, hindi lang, hindi lang si Calvin. Ang unang nadali, ano pa, Cambodian player, Tuhod. I don't know how bad. Tuhod. Sarili nilang ano na damage pero wala eh, wala talaga budget. Wala ba silang court doon o talaga gusto nila doon? I don't think basketball ang one of their main sports. That's so true. walang karneta, good dun. Court wala walang ganun. I don't think so. So you're telling me wala silang kahit sabihin mo walang bleachers like araneta ay wala pare. Feel oil. Alam mo ba saan ang ano nila? Alam mo ba saan ang kanilang pako? Pwede na pako. Wala, walang ganun. Alam ba yung dining hall nila? Yung dining hall nila is a mall parking. Halos mall parking type. Parang alam mo yung parking ng mega yung mall. Yung dining hall ng mga athletes. Ng mga athletes, pare. Kausap ko si Sofia Roman, tapos nagpapakita siya ng video. Alam naman natin na I think Cambodia is third world, di ba? Yeah. Pero poorer than us. Tama, di ba? Kasi tayo third world tayo, pero honestly, meron tayo magagandang ano eh. Facilities. Spots. Okay, facilities tayo dito. Hindi ko aramdam na third world tayo kung hindi lang siguro sa... Like if you really know the inside out. Yeah. That's true. Pero that's from true. The outside, parang utang. Ang ganda-ganda ng BGC. Di ba? Hindi mo isipin third world. Pero, sana hindi na lang sila na ganun. Hindi ko sila maja-judge na wala kayong pera or something. Pero sana hindi, hindi nag-host. Di ba? Para kang naka-studio tapos nag-host ka ng house party, bro. Ang ganyan ito. Kasi, ang goal nila is tourism. But, you know, when something like this na hindi... Nabuisit pa sa... Galit lang. Yun nga, nabibuisit lang lahat. So, I feel parang talo lang at the end of the day itong Cambodia sa nangyari. So, ano yun? Clout is clout? Good or bad. No such thing as bad publicity daw. Doon labador move na lang pala. At least narinig sila kahit papaano, di ba? Puro bad vibes naman. Oh, so yung mga sabotage, tapos sobrang dahil pag naturalized players. Oo, six then, naturalized. Six. Six ba? Six naturalized. Sa men's pa lang yan. Four sa women's. Bro, kung six, akala ko naman parang kalahati ng first five mo. Hindi pala. Hindi bro. Buong first five para may tas may bench ka pa. Puta, ang kulit eh. Kasi, yan yung problema sa SEA Games. Kasi nga, wala namang rules on the naturalized player. Basta may passport ka of the country, you are good to play. Ah. So talagang sinagad nila yung rule na yun. Kasi, well, I mean, I can't blame them naman. Pero, the rules are what it is. Pero, puta, parang hindi ka ba mahiya. But then, knowing that now, na-anim pala. Sorry, because I wasn't really watching yesterday. Ako rin. So now that I know that they fielded in six, I don't understand kung may hate pa. I don't know kung may hate pa towards Gilas or towards... May hate pa ba, bro? Parang... Siyempre meron pa rin di mo maiwasan eh. Pero parang napansin ko less. Less, for sure. Kasi I think a lot of people understand naman na okay, six naturalized players sa Cambodia, lahat yung mga taga-US.
At lahat yung naglalaro kung saan-saan. 6-8, 6-5, 6-8, 6-2. Oo, oh, yun, di ba? Para tayo nagkalaban ng Monstars, pare. Medyo wild. Saligan niya. Parang yung sa 3x3. Yan din yung mga nasa 3x3. Ako, feeling ko naman, talent-wise, kaya naman natin eh. Ang naging problema lang is that we don't have scouting reports on the individuals. Medyo surprise yung... Surprise, oh shit, shooter pala to. Were you able to watch the whole game, Moniz? Oh, nanonood ako. Going home, meron akong live sa... And I think it was also the playing conditions. Diba? I mean, yung... Pare, sobrang hindi komportable. Sobrang linit daw talaga sa loob. So kasi, diba ano ni Brownlee yun? Witness niya yun? Oh, bro, tangin na. Si Brownlee nagka-cramps. Pare, Brownlee played bad. Hindi, before the cramps, dehydration pa, diba? In the first half. He was scoreless in the first half. Wala, hindi talaga. And Coach Chot was telling the media na parang, when was the last time you saw Justin Brownlee scoreless in the first half? Yan yung mga bagay na hindi mo na makokontrol, bro. Oo, oh, pare. Hindi mo na masisi. I mean, may hate na. Hindi mo maulang hate it. Pero napapansin ko nga sa comment section ngayon is more anti-Cambodia. In terms of the SEA Games, ha, pasensya na mga kaibigan. Hindi naman tayo ano. In terms of the SEA Games. Baka may Cambodian watchers pala tayo. Oh, ano? Ma-hate na tayo sa Cambodia bigla. Diba, alam mo, wala namang oksyawa talagang pakay kasi kasalanan naman talaga nila yun. Eh. I mean, may nagsasabi na mga tao na that's not an excuse, blah, blah, blah. I mean, come on, guys. Wala namang excuse yun. Baka little sympathy. Oh, hindi. I don't. Medyo yung mga not an excuse na yan. Yan na yung mga medyo, ano na kayo. Hindi... Kumbaga hindi niyo na iniisip yung, 'di ba? Kahit naman sino, bro, or wala masyadong alam sa sports yung ganun eh. Oh, in any industry naman para kang masyado maano 'yun. Masyadong tawag mo doon. Hindi ka parang you take it for what it is lang. Hindi mo na ina-analyze, hindi mo na iniisip yung mga either read between the lines anymore. Oh, actually, if you watch the game, hindi kayo masyado na I was watching. How uncomfortable yung movement ng players are. Sobrang limited. Sobrang nagpipigil yung mga player. Alam mo yung nasa isip nila is secondary yung panalo. Secondary. Yung una nilang iniisip, paano ako hindi ma-injure? Paano hindi ma-injure? Yung mga atake ni Brownlee. That is the worst way to play, bro. The worst si Brownlee pare yung mga atake. Alam mo yung tipid. Yung... Alam mo si Brownlee, hindi siya nagtitipid in terms of the effort for the team he's playing for. Pero yung tipid niya is more for dali lang. May career pa ako eh. Yun yung ano niya. So, pag dumadrive siya, medyo limited. 1-2 and then slow down. Hindi siya, you would never see him yesterday. Strong and go. Walang ganon. Talagang pack. 1-2, floater na hindi siya komportable kasi limited. And on the side of Cambodia, medyo yung tipid. Yun naman ata yung laro nila eh. Kasi medyo ano itong mga ito eh. Parang yung mga player nila. Yung calm and composed, mga papogi, puro hooper. Ah, yun yung laro. Puro Mikee Reyes. Oo, oh, exactly. Relax lang pala. Exactly, Mikee Reyes, uno hanggang siko. Uno hanggang siko, puro hooper. Pero mayaman ba doon yung Cambodia? Pero yung, to those people who play, yan yung parang naglalaro ka sa, oh, let's say sa labas ka lalaro, pero pasa, umulan. Oo. Yung parang, bro, kahit nag-PPE, bro, di ba? Medyo tipid ka lang. Ganun yung flooring, ha? Ganun yung flooring, parang nag-PPE. Exactly. Exactly. Parang ka nag-PPE na parang ayaw mong madumihan yung polo mo. Yun, di ba? Yun yung... Analogy, yun yung pinaka-normal na or pinaka-basic kasi lahat naman tayo nag-basketball ng bata. Ayaw mong madumihan kasi so, mabagal ka or something. So, yun yung worst na pwedeng... The way to play, bro. And to make things worse, pare, yung towel na ginagamit nila, hindi daw natutuyo. Oh, man. So yung, wait, alam mo yung... Natutuyo. Ano? Yung natuwalya. Yung una, okay, yung una, map yung ano, map yung ginagamit. Sandali lang. Sa Cambodia galing yung tuwalya? Oo. So yung una, map. Di ba, map. Yung map nila, hindi daw gumagana. So lalong nadudulas yung mga player. So on the second day, nag-decide sila na towel na lang. Yung tuwalya... So mukhang sobrang bad quality. Nang dumudulas lang din lalo. So yung spot, yung wet spot, parang nasa spread out mo lang yung wet spot. Naiinis oh my God. Ganun ba lang kalala? Eto, to make things worse, pare. Sa sobrang walang tao, may games daw na yung mga
na yung mga ball boy ng Gilas yung inuutusan magpunas, hindi mo na trabaho yun eh. Trabaho mo lang, tubig na lang ng ano eh, di ba? Tubig na lang ng player so, mo eh. Okay, so parang contradicting sa akin yung anim yung kinuha nilang naturalized. Tapos walang budget. Oo. Oh, I mean, in a way na, obviously, hindi basketball lang ano nila. Kasi wala silang, kasi para sa akin, iba yung meron kang araneta or meron kang maayos na court pero sa butahe nilagay mo sa pangit. Oo. Versus wala ka talagang magandang court. Kasi kung wala ka talagang magandang court sa country mo, it just means hindi mo pinaprioritize yung basketball. So bakit sila nag-anim na naturalize kung in the first place, hindi nila priority ang basketball? So, I think it's just medal. Medal on medal. Medal lang talaga yung nasa utak nila. Bahala na ibang bansa. Diba? Bahala na ibang bansa, we're gonna get ours. We're gonna get ours in baka any may, way possible. May, pwede whatever tayo, it takes. Sa kanila. Pwede, oh, pwede tayo. Cambodia. May upo. Ano, pwede bigyan na lang medal sila, pare. Padala na lang na jacket, di ba? Bro, enjoyed yung circumstances. Which, that's what I don't understand. Where the... Well, I did say the less you hate. I think it wasn't as flooded as the last SEA Games na talaga. Oh, no. Meron basketball na lang, loss kasi yung last time. You alam mo yung frustration natin of losing, walang preparation, ganun. Actually, to be honest, kulang din talaga tayo ng preparation ngayon. But these players wanted to play. Yeah. You know, they really wanted to represent the country. We did not play perfectly. I'll be honest. Hindi rin talaga at par yung nilaro natin. Si. Pero hindi, yun nga. Kung gano'n yung playing conditions mo, pare. And no preparation can prepare you for that naman. Puta, nagpa-practice sila sa Meralco gym. Ganda-ganda ng court doon, di ba? So, ano ba? Dapat kasi bilang nag-adjust si Coach Shot, lipat muna tayo. May high school dyan sa tapat. Sa Ateneo grade school. May high school dyan. Oh, ganun. Dapat mas mababa pa ata eh. Oo, no joke. Maganda pa yung Ateneo grade school, pare. Baka pwede mag-sponsor si Coach Budji. Maganda pa yung court ng Pinoy Youth Athletics. Valleverde lang kami, semento. Alam mo yung mga bagay. Sa Bali 6, pwede. Sa Bali 6. Maganda pa. Ayaw, slide pa. Alam mo mga court ang ganun? Yung talagang... Or yung ano, pare, yung human kinetics, yung gitna. Oo, tama. Yung bago. Ano na ngayon? Tara Flex na yung new gym. Hindi, inaayos na ngayon eh. Pero yung dati yung gitna. Yung dati, pare. So, nag-in sa UPIS. Oo, tama. Yan. Wooden pa nga yun. May tulo lang sa taas. May tulo lang sa taas. Oh, may tulo lang. Tsaka may toyo yung mga player. Uy, hindi lahat. May toyo naman. Pero yun nga. So, kaya hindi ko I can't. Kamusta yung pituhan pala, Wanits? Pituhan, actually, yung calls medyo manipis in a sense. Pero mayaman, sabi mo eh. Hindi consistent. May quarters na sobrang kapal nung pituhan, ang tagal nung tawagan. May quarters naman na pare sobrang nipis na konting ano, uy, ba't may pito agad yun? Okay, tapos ang malabo, hindi kasi nagkakasundo yung table, tsaka yung referees. So hindi sila nagkakasundo. Ang daming stoppage. Di ba, Mike, kahit sa women's, ang dami nating stoppage. Kapon, sa women's, ang dami rin stoppage. Pagdating sa men's, dami pa rin stoppage. So, hindi nagkakasundo yung table, yung ano, nagkakagulo lahat, yung utak ng ano. Ang daming non-basketball. Ah, wala. You know what? If that's the case, all these factors. Ako dun pa lang sa ayaw mo ma-injure, alam ko nang hindi ka na. Kasi we've been in those situations. All of us. Kahit hindi ka injury prone. Tapos na naglaro ka sa court na alam mo may chance kang madulas or something. Hindi ka na all out. Sabi mo kayo, mga drive ni Brownlee. Hindi naman ano. So with all those factors, wala akong maano sa kanila. Wala, parang, okay, parang wala ka rin na pick up sa totoo lang. Kasi hindi mo rin mararun yung sets mo eh. Honestly, considering the factors nga, kung ako si Coach Shot and if I were the players, baka di na ako maglaro, pare. I mean, before that Cambodia game, ha? Injury pa. Oh, diba? Parang, what's the point? Isa na nga si Calvin, diba? Kaya nga, diba? After that, they were already appealing to the Cambodian national, to the officials. Sinasabi na nila na ayusin nyo naman sana. The question is, sila lang kaya? Siguro naman hindi lang tayo. Hindi naman siguro. Yun lang kasi narinig natin. Pero iba-ibang teams din siguro dyan. Let's say Indonesia. Medyo quality team din ng Indonesia. They have Lester Prosper. Ano talaga? Kasi the same way we do basketball.
I'm sure hindi rin masaya yan sa pamumuno so far. Kung mga tipong, kunyari Asian Games yan, kunyari may China dyan, tsaka Iran. Ah, hindi. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Magmumurahin ni Yao Ming dyan, pare. Legit, bro. Kasi, I don't know kung sino yung sa SEA Games, sino yung mga pinaka-passionate sa basketball tayo, Indonesia. So, yan yung mga feeling ko. And tsaka especially for the other countries that all have already hosted the SEA Games, I'm pretty sure they have so much to say about how Cambodia is implementing all of these things. Saan yung huli ng 21? Talo tayo. Indonesia ata, tama ba? Indonesia ba? I'm not sure. I'm not ang sure. Sunod, ang sunod, alam ko Thailand. 2019 tayo. 2019, Thailand. Ang sunod, alam ko Thailand, maganda. 2033 ulit tayo. 2033 tayo. Bro, sa Thailand, ganda. Promise. Maganda dun, bro. Yung mono gym lang dun. Oo, oh, kakagaling na ni Habs dun eh. Sobrang ganda dun. Punta kami dun next week. Oo, oh, next week punta kami dun, pare. Oh, yan o! Yan o. Oh, warning na po. Walang episode. Nasa ano. Agad, mahalo, baka maghanap. Punta yung mga 4 days lang ata kami dun. Ay, 4 days lang. Wala kami. Kaya. Caution na, sobrang init dun ah. I cannot, ano na, hindi ko na ma... Ako, hindi ko na ma... Just because I played a career na injury prone, na I know how it feels to play, na takot kang ma-injure. Ako personally, kahit maganda yung flooring, medyo takot ako ma-injure kasi nga sa lahat ng dinaanan ko, it doesn't change kung pangit yung flooring, kahit di ka sanay sa injury, mas takot, mas ano yun eh. Tsaka alam mong SEA Games, bro, eh. Iba yan kung World Cup yan. Sige, lahat tayo dito, mag-antay dito, bahala na. Pero yung alam mong, wag na lang, di ba? Hindi ko. May question ako, bakit hindi yung players, yung mga kalaban ba natin sa SEA Games, pag hindi ba pro din na lang natin, hindi tayo makasabay? Hindi, dati sumasabay tayo kahit college. Eh, di ba dati? So, bakit pero kasi it's more of, ano, it's more of a redemption arc sa atin that hindi, we won the gold for so many years and then we lost it last time. So, medyo redemption arc. We have to bring in the best team possible. Yeah. Ang problema is that ang utak ng mga player nasa World Cup na yan eh. So, kung yung alam mong in contention ka for the World Cup, medyo step back ka, pahinga ka na. This is the only time you can get that rest. I was actually talking to some players na, dahil pahinga muna ako kasi yun yung main goal natin eh. Pero, we want that gold. But given that, bakit hindi natin nilagay yung team B quote-unquote ng Gilas or like half and like middle ground? Pag dinala mo yung ganun, ako kahit ito na yun eh. Pero dami mo nakakasabay naman eh. Di, medyo team B na to, bro. Medyo team B na to eh. Wala dito yung maraming wala main si players Scottie, natin. Wala si Scottie. Wala yung Billy. Walang Dwight. Walang Junbar. Walang Japheth. Lanjapet. Diba, baka iniisip mo Bales kasi talaga kung complete team B ka, hindi rin sila lalaro ng ganyan. Ano ba? Siya may iniisip mo Bales, Clarkson? Even kahit na, alam mo yun, na walang, sorry, ano? Sino iniisip mo? Clarkson? Ganon? Hindi, like, hindi, wala lang. Gago ka ba? Hindi naman team B yun eh. Sino lang ang team A na nandun? Si, bro, nag-Chris Ross na nga sila eh. Kasi si Chris Powell naman sa, bawal sa World Cup si Chris, diba? Oh, kasi wala pa siyang hindi siya nakakuha ng Philippine passport. Oh, Stan Hardinger tayo. Nag-Philip sila na which Philips magaling pati sa pero sa World Jerome Cup. Jerome is there. Jerome. Pero medyo mapapaisip ko sa World Cup wala laro yung dalawa, 'di ba? But kumbaga ito na nga yung medyo wala si Scottie, wala si Jape. Yung parang vibe ng Dubai ng nakaraan. Strong 'yun, sira ulo. Oh, nga, I mean like yung those types of players na kumbaga other group, hindi under. Not that you have to be under them, but like I'm just saying the selection of players, baka kasi magbago yung level of sinong, playing. Sinong SBB pa rin kasi pool ang color. Ang iniisip mo, like UAP, ganun? O parang ganun, UAP, NC, kasi ang haba ng FIBA break eh, wala ring liga sila. I don't think so. Goal kasi natin, FIBA World Cup. Alam mo yung parang middle ka na, ayaw mo kumall out, but at the same time, gusto mong redemption din. So parang ang hirap lang yung parang so, gumit na. Oo, yung gitna nila. Actually, mahirap kasi dyan. Di mo alam kung anong rules ang i-implement ng kabilang team. So gusto mo rin maging maingat. If we're just trusting the other countries na yung the same old way. Sinasabi bago before. Hindi agad. Ano, may marami kasing call ang, ano eh, ang host country eh. Diba? On the spot.
hindi mo na on the spot, but bro, alam mo yung, yung preparation, atin, nagulat sila. Preparation time. Oh, di ba nagulat sila? Yung 3x3 daw, bro, iba yung mga pangalan. Iba yung lineup sa pinadala. Iba yung mga pangalan. Biglang nung nagulat, parang naging ano to. Puro. Pre, parang naging intercolor, right? Yung ba? Last minute, papadala lang bagong lineup. Yung hindi pong ginamit yung ano, yung totoong pangalan bigla. Biglang, sa Abueva pala yung dumating. Alam mo yung parang, sino to? Parang sino to? Parang, sino baka kapon, Mike? Yung nagsabi, eh, ba't di nalang ipadala natin yan? Si Calvin. Yung mga panglarong kantuhan yung hindi takot mo. Oh, bro. Yung mga nagpanalay, ha? Palaroin nila diba? Dyan lahat. Oh, tangay. Oh, yun boom. Yung point ko. Si bro. Si Ray, na Calvin. Si Ray, nahuli si Ray. Eh, hindi na huli. Yan. Ayun, walang takot sa mga yan. Eh, di problema. Paano mo malalaman na ganun dapat ipadala natin? When we did not know in the first place na this was gonna be the playing conditions tapos in that honestly, arena. Tapos honestly, ang pinakakatawa ko is hindi daw nag-research yung Gilas. I'm like, ganun ba sila? Tingin nyo ganun katanga? Tanga? yung ano natin. May ano pa rin yan? May film viewing pa rin yan? May film viewing pa rin yan? No, I mean yung conditions and all that. I'm sure. Siguro naman may nag-advanced party doon, di ba? May na-order. Pero meron yan. Nila alam or something. Kerahan. Eh di na nga, it's more than that na nga. It's more than knowing the opposition. It's knowing ganun ba talaga yung magiging playing conditions, ganun ba talaga na maging sobrang init doon na madidehydrate yung players tapos magkaka-cramps. I mean, okay, you can break down the numbers with that game. I saw the numbers. We really shot bad from the free throw line. Pero I mean, kung ganun talaga yung playing condition na sobrang init, yun na si Justin Brownlee, nagka-dehydration problems nung first half tapos nag-cramps nung dulo. Honestly, can you really break down the numbers with that kind exactly. of that's scenario? I don't even want to go technical because you can't. If you can't go 100%, that is the worst way to play. Para kang nagpapapawis nun, bro. Para kang nagpapailaw. Ayaw mo lang ma-injure. Oh. Ano ako dun? Kumbaga ako, I'm not gonna defend them, but at the same time, I'm not gonna, wala. Okay, next. Ganun na lang. Oh, on to the next. And this is not the end of the road for us. It's not, that doesn't mean that we're not gonna have a chance at making the gold medal game. Oh, wala pa. Bro, first game pa lang. Pero bro, anime naturalized? Hindi ko na rin parang, diba? It's like we're going up against half of Team USA or something. You know what? Like, you built that team to win the gold na kung may pride man kayo na hindi ko alam. Exactly. What's the point of having six natural na natural nagna-natural nagna-national anthem ba yung mga yan? I'm pretty sure they don't even know what the national anthem of Cambodia is. I'm sure those six are playing for, you know, the sinapadalay lang nila si games. Oh, pare. Like, let's say, trabaho, bro. Trabaho sila nagsistay doon. Oh, for sure. They were given a significant amount of money to be able to do that. And hindi parang Brownlee Ange kasi dito. De. Pinoy na eh. Pinoy na puso niyan eh. Brownlee Ange would. They're actually proud to be wearing that. Ano, they want to be Filipinos. Hindi mo makompare dun sa Brownlee Ange, Chris Bacolo. Sobrang layo. Sobrang layo. Blatch. Hindi, wag yung Austin. Isang place lang yun eh. Pero yung Barcos Doubtit. Kahit pa paano bro, medyo merong national pride. Ito pare, feeling ko, panalay. None. Zero. Nada. Panalay yan. Nalaman nila na ano eh, Xerox copy lang ng PSA nila ihihingi. Xerox copy. Nag-NSO. Parang PYD, nag-aarap ka lang ng ano, ng requirements sa PYD na liga eh. Tapos 2x2 lang daw kailangan nila, okay na kami dito. Sigurado lang yung NSO, puta. So anyway, sorry, hindi namin seriously mabibreakdown yung game. And pero may isa pa. Sino? Ano? Nag-timeout. Ayun, no. To make matters worse. Hindi ko talaga Pare yung coach medyo ito may toyo. Ito yung coach ng women's, bro. Team din yung coach ng women's. So, kami ni Mikey, guys. Alata naman eh. Kami ni Mikey, na-thrown out siya. So, may toyo na rin talaga. Na-thrown out siya? Bakit? Bro, second quarter pa lang thrown out na siya. Bro. Kasi natatapakan na siya ng Gilas eh. So, ayaw na niya siguro yung Ayaw na niya siguro yung shame. Sana ba? Dinadaya siya kaya magpapa-take. Wow! Kung alam lang natin ay yung pare, mas maano pa nga, mas wild pa yung after. Women's ha. Mas wild pa yung women's kasi may ex-WNBA, si Megan Shari. Ayun ba yung ex-WNBA? Megan Shari, ex-WNBA yon. Pero yung game plan ni Coach Pat, pag-uurin nyo.
Pag ano mo, pre? Kung alam lang natin na si Coach Pat pa, like alam ko naman, medyo sira ulo din yan pag gusto niya. Kung alam lang, kung nauna yung men's game, yung ganon, tapos ngayon, kunyari yung women's, baka, ni-night-night din yun, baka tumime out din yun nung tapos na. True. Kasi, Toyo, you know? Iba ngayon yung coach. Pinoy, Pinoy. Tsaka iba ngayon yung support ng women's to men's. Nandun yes, sila, that's correct. Oh. Ano sila? One group sila, one group. Sino makita mo si Coach Tim tsaka si Coach Chot? Andun a little bit on the back. Talagang observation. Hindi yung, alam mo yun, usually pag mayabang, pag hindi mo, pag wala kang pake, wala eh. Dyan sa taas, wala ka na, pero nakatayo sila dyan. Sa 3x3 nga, parang magkaano pa sila eh. Katabi pa, halos magkatabi yung 3x3. Mm. Tulungan talaga. Which is good for Philippine basketball. Guys, it's non-basketball yung ating nagiging problema. You know, the court, the ano. Let's be fair. Pare yung basketball dito sa Pilipinas, kalidad na eh. Southeast Asia. The way we treat basketball here, pare liga ng mga bata dito naka-aircon. Ganun nakataas yung... Lamang pa nga yung batang PBA kaysa yung SEA Games eh. Oo yeah, naman, malayo. Pare, ano, tawag dito, yung mandate na ginawa, ordinance na ginawa ni Mayor Zamora sa San Juan, lahat ng basketball court sa San Juan, half court o full court. Wooden, no? Tabla, pare. Lahat. Sana all. Lahat, tabla. Hindi natin padala si Mayor Zamora sa Cambodia para... Yun talaga. Dapat si Mayor Zamora na lang nag-organize na si... Tama niya si James Yap, Paul Artadi. Don Aliado. Sponsored by Pimp Kicks. Pinadala niyo pa doon. Kinawawa niyo pa. Pinadala niyo pang Cambodia. Okay, so... Pwede yung vlog, i-vlog ni Paul Artadi. Ganda kaya ng vlog ni Paul Artadi. Napapanood ako ng vlog ni Paul Artadi. Ako rin, pal. Okay, so yun yung... Again, we cannot technically go break down the game. Sorry, pasensya na. Pero wala. I'm out. So, yun yung... That's the most we can go. Okay. Moving forward. Ano pa ba mga ganap? Okay. 2 weeks na hindi natin na go. What's next? NBA ba? NBA na ba tayo? PBA. Ah, sige, PBA. Okay, so may player movement lang naman eh. Tsaka yung kay... player. Yung kay Mike Nieto. Ano nga ba yung... Mike Nieto was... Mike Nieto Birch. For 2 second-rounders. 2 second-round picks. Okay, so what do you think? Who... Bakit kaya nag-Mike Nieto? Who wins? Oh nga. Why do you basically think... Basically, you just add him eh. You don't subtract anyone. And I think Converge already has a pretty formidable team unless they're planning to... Or is this to... a... Just in case, hindi ba? Ano si Marv? Pwede. But, you know, I saw Mav like reply to one of the tweets that were allegedly pinning him to leaving Converge. Sabi niya, hindi naman daw, wala pa naman daw masyadong katotohanan. Ako, honestly, with Mav, because I know kaibigan natin si Mav, and he's really into social media. Mm-hmm. Ako kay Mav, parang ano ko. Hinihintay ko, like, I believe it when I see it. Yeah, exactly. Gusto ko muna makita. Saan ka ba pipirma? Hindi ko siya judge, like, ano man yung contract na gusto niya, yung sweldo na gusto niya. Basta, hintayin ko lang. Like, para sa akin, these tweets or these things don't matter. Kasi hindi mo alam saan talaga eh, di ba? Ano mangyayari, di ba? So, at saka rinaride din lang naman yung mga hirit ng mga tao eh. Kaya bahala kayo, sige, hiritan nyo ako ng ganito, patulan ko kayo, wala akong pakialam kung ano sa Philippines. Wala. Si Mab, walang pakialam si Mab. So, wala, hinintay ko lang malaman ano bang... Si Mab, parang KD yan sa social media dito sa Pilipinas. Relax lang. Para siyang si KD nga. Totoo. So, I don't know where he's going. So, baka nga yun yung Mike Nieto trade. Ako, safety lang. Do, obviously, Mike is not can't replace Mav. Diba? As much as we love Mike. Although, for 2 second-rounders, that's a good pickup for 2 second-rounders. Especially for this upcoming draft. Oh, hindi ka makakakuha ng Mike Nieto. Still yun. So, the best way, ako si Converge, because I don't know sa contract issues. Kung mawala si Maverick Kahandisi, gawan mo ng paraan makuha si Mactalio. Yun ang sige game. Kung wala, di ko talaga babayaran si Ma'am or something, umalis si Ma'am, Maktali tayo. That has been in the works for quite some time already. Di ko alam kasi hanggang kailan yung contract.
Hindi, hindi, hindi yung, it's not about the contract anymore eh. Ayaw lang talaga pa ako wala ni Boss Ronald, pare. Ayaw niya pa. Wait, pero kung hindi ka nakapirma, pwede. I think it's beyond the tip. Pero pinapuntayan din eh. Pero pinataas yung mga ba? Siguro pinataas yung ano? I feel like it. Kasi, hindi siguro lahat. Baka si Mac lang. Kasi nga, looming yung possibility na magbalik siya sa 5.5. Eh, pare. Ikaw rin, it's very logical rin naman. If you're Boss Ronald, di ba? Papapakawalan mo ba yung number face, one? Face of chokes yan eh. Face of chokes. If you're Boss Ronald, especially na wala na sa'yo yung una mong sinapasa all, di ba? Na wala na. You do everything you can to keep Mac. But, if you're Mac, can't stay there for, you know, ako pare. Parang gumagaling si Mac, bro. Oh, bro, magaling naman talaga. No, magaling na siya pero ngayon gumagaling kasi po iba yung kumpiyansa, pare. At saka iba, ang daming three players na nagsasabi sa akin who move back on over to 5-on-5 na iba rin talaga yung mga matutunan mo when playing 3x3. Mas tumatalino ka daw talaga maglaro. Totoo. Like ngayon, ang daming PBA 3x3 na sa FPP. Dami. Oh, para sa akin lang, kaya lang naman talaga nasa 3x3 si Mac was because he lost his job. Yeah, exactly. Job. He lost his shot. Nawala siya. Tumaba siya, di ba? Tumaba siya. Gumagal. Lakas tumain nun eh. Oh, tapos nakita lang siya ni Coach Aldin, di ba? Tapos inulit siya ni Coach Aldin. Oh, ito na ulit siya. Kumbaga, yun lang naman yung reason kung bakit siya nasa nasa 3x3. So, ako para sa akin, maybe ito na yung chance na bumalik ka na. Because it's obviously 5-on-5 material, pare. Oo naman, pare. Yep. Lalo na kakailanganin ng converge ng go-to score. If ever Mav really lives, medyo mabigat na spot yung scoring na mawawala. That's 21 a game. Maktalyo. If, kumbaga, kasi gusto mo free agent eh. Kasi technically, nawala si Mav, ayaw mo mag-trade kasi mawawala, isa pang mawawala sa'yo to make up for Mav. So kung nawala si Mav for no exchange, sa free agency ka talaga titingin. So Mac could be the best guy. Wala, ako para. Is there anyone other than Mac Talio yung talagang come MPBL in? Have, seen mo, merong kayang MP? Mag... Wala, Mac Talio. At the top of my head. Yung ganong laro? Feeling ko kukunin nila daw si ano, si Ray James. At kung makuha mo si JC Marcelino. Sino puta yun? James JC, sabi ko. Pero kasi hindi pa drafted yun. I mean like, hindi pa drafted yun. Wala pa sa free agency kasi si wala James. Wala pa sa free agency eh. Wala pa sa papadraft pa lang yun eh. Papadraft pa lang. Pero bro, JC, I don't think so bro. Kasi maliit. Hindi that type of shifty scorer. More of system ano si JC. Kumbaga tatakbo spark. Parang Jason Castro type na speed ang puhunan. Even the role itself, I don't think he can be, I don't think JC can be, discarte mo na yan. Well, he has, It's the height. It's not the skill. It's the height. Okay, yeah. It's the height. Tama. It's the height. But he makes up for it with the athleticism. Which you can't use in the PBA that much. Exactly. Not as much okay. as in the MPBA. Exactly. Okay. Yeah. Set basketball sa PBA, medyo ano eh. Half court eh. So yung half court ka, kailangan medyo may height ka. Didiscarte ka sa pick and roll, di ba? Yung mga... So I'm still going with Mac Talio. Mac Talio talaga. Wala iba. Maliban man, pwede pa si John Wilson Hubs. Parang kayang-kaya po. Kayang-kaya po. Hindi, pare. Baka pwede pa nalang ibalik siya, no? Si Julius Pasculado. Yan, di ba? Mga vintage names, eh. Di ba? Julius Pasculado. Unless gusto nang pwede na ipahiram si AJ Miranda. AJ Miranda. Yan, puta, pwede. Kaso di pa pagpapadrap si AJ, eh. Gusto pa papalaro ni Coach Louie yan. Kontrata yan kay Tito Mikey. Yung nakapirma sa pangalan ni AJ Miranda, Coach. Tito Mikey. Ano pa yun eh? Buta, alam mo, some point in the season, gagawa na yan si Mikey ng art card for Tito Mikey. Yung logo na yan, ma-plaster na rin. Ita mo nandito. Kasi lagi na yan na pag sa halftime interview. Oh my! Puta yan. Tapay yung pinakahuli. Nababati pa din yung sabi ko.
Ang kalayo ng tao, laki na ang bag ko dyan. Inasal lang ang binibigay ni Mike. Inasal, guys. Inasal. Tsaka yung mga bola pag-practice. De, pero feeling ko, I don't know, maktalyo lang. Anyway, so yun lang yung movement sa yung convert. Tapos yung bolik news, bro. Bolik news. Symbolic, symbolic. Mabigat yun. Mabigat, yun. Mabigat for Northport. Mabigat for Northport. Yeah. I think everybody saw it coming naman, ha? I've known for a couple of weeks. Oh, nung nakita ko siya nang huli. But, you know what? Honestly, this is just like the key for time. Na parang, ganun din naman eh. Diba si Bolik medyo kumaganon na? Oo. I'd rather tell me already, lalaro ka ba hindi? Kasi kung hindi ka lalaro, mabubuo na kami. Kesa yung pag ganun-ganun. Pero kasi di ba pa parang non-disclosure agreement pa siya tied to his contract na hindi nga niya pwede sabihin until it's very, very final already. Tapos, di ba, every, parang itong huling conference, di ba, late siya naglaro kasi negotiations pa, hindi pa alam, ano ba, one conference. Para sa akin, if you're a team and you want to, you know, like ngayon, pumasok si Coach Bonitan, so medyo bago to, bagong, di ba, rebuilding. Di ba, okay na din. Kumbaga, obviously, obviously, Bolik is Bolik. Pero yung ganun na ganun, wag na lang. Parang ganun, di ba? So ito, they have a chance to, you know, set a new... Kumbaga, regroup, build a new team. Regroup. You know, draft Monzon, na naman. Oh, yung si Monzon. Ayun si yan. Si Arvin, na naman si Bayliss niyan. Monzon. Si Monzon daw. Nangitakin ang mukha yan. Biggest fan. Diba si... Bayliss akot. Si Arvin Tolentino. Diba? Like, Arvin. Buhay kalma. Oo, oh, baguhin na natin. Wala si Bolik eh. Diba? Mahirap maglaro ng ganun, pare. Pero hopefully, may makuha silang, ano? May makuha silang... Kailan ba sila sa draft? I would assume top 5 yan. I would assume top 5. Oh, kasi bottom 5 sila eh. Oh. Oh, sure, I'm sure. Malay mo, mahulugan niya ng sino bang mga pwede. Malay mo, pa-draft si Cedric Bearfield. Alam mo si... Bearfield. Si Kobe Paras, Richie Rivero. Si Rain or Shine, dalawa pa lang, ano? Picks of first round. Kobe, mga ano yun. Si sino bang mga possible draftee? Si Baltasar. Si ready naman kasi malakas ng front court ng ano eh, they have Arvin, we're talking about Northport. Wala silang 5 pa. 5 nga problema nila. True. Pwede yung Baltasar. Pero tino ba papakawalan? Hanap ng paraan yung converge makuha yan it really depends Balti. Kung ano yung draft si Quincy. Pero let's say top 5. Who is the best? Who's the best guard you can get there? Ay, ba? Guard or big? Pwede ka diba? Balti. Sige, Balti. Pwede ka mag... Pwede ka mag... Will Gozo? Magpa-5 ba yan si Will? So, meron kang Balti, Richie. I said that kasi nandito siya. Will Gozo. Will Gozo. Deshaun Winston. Hindi ko pa masyadong naano yun si Deshaun eh. Cedric Bearfield. Yung Villegas, pari, magaling. Yung Villegas. Eh, wala eh. Naano nga. Yung sa yung iba yan. Eh, si LP. James Cuquete. Zave Lucero. Pwede. I mean, pangalan lang to mga to. Dave. Lawrence Domingo. Pwede din. Okay, Mark Carino is also a good prospect. Pwede. 6'9 yun, pare. Hindi, pero if you want a... they can't replace Bolik, obviously, but... Yep. The closest guy. You need a small. If there's actually a guy closest to what Bolik can maybe give, but I don't think he's entering the draft. One GDL, pare. One GDL. Malabo, bro. Can have that confidence. Kasi pauli mo ni. Hindi, gusto sa Europe, pare. Gusto sa Europe, eh. Okay, pero talaga. Pare, kung yung angas lang, di ba yung angas, yung all around, ano. Ako pare, angas lang? One. Wala. Walang tatalo kay 1GD. Pare, top 1 yun, bro. Wala, bro. De, pero, okay ba siya doon? Wala na siya. I think he's playing well. Hindi siguro to the same level nila SJ. So this is not just a stepping stone. This is, wala, ayaw na niya. He really wants to play abroad more than local. Okay. That's the mindset. Okay. He wants to go a separate route. If it's not his stepping stone, gusto lang niya magpagaling kasi bata pa siya noon eh. So gets ko eh. So kung hindi stepping stone, then wala kang masasabi. Pero kung stepping stone, nakakalimutan na siya. Oo, totoo. Kasi how old is one right now?
Sabihin mo ngayon, bro, if he entered the draft... Once, 1999, 23, 24. No, if he entered the draft nung huli, di ba may talks na pwede siya magpa-draft? Top 3 siya nun eh. For sure. Top 3 siya nun. Ngayon, pag nilagay mo siya sa ano, baka hindi mag-top. Unahin ko si Jerome eh. Unahin mo pa si Shani Winston sa kanya eh. Baka unahin ko pa si kahit si Evanelli, bro. Like, ano, honesty lang. Kasi medyo, hindi ko na... Again, if since hindi nga yun yung purpose, then, so be it. Kung talaga... Hindi kasi with good players playing overseas rin for the past few makakalimutan natin months. And aside from that, syempre, kikwestiyonin mo rin yung, ano, yung commitment nila, di ba? I mean, I think it's only natural naman eh. Kasi, syempre, di mo sure kung ano, bigla na bang aalis to. Diba? Ay, hindi ko na alam paano maglaro. Technically, hindi ko ayun, na alam. Exactly. Ang Pinoy. Oh, kasi iba pa rin yung paano mag-mix with Pinoy basketball eh. I mean, okay. Ibang-iba ang Pinoy basketball. Ibang-iba. It's so much different playing in Europe. Definitely gagaling ka and whatnot and playing in the US or whatever. But like, if you see him play with... here in Pinoy basketball, it's really different. I mean, there are a few players that really wants the life. Kumbaga parang OFW. Meron talagang ganun, import life. OFW trip talaga yun, nila, ano. Bro. Trip talaga. Diba, yun na yung ano. Kunyari, si ano, si sino to import ng Meralco? Yun na yung ano niya, si KJ. Yun gusto yung, talaga ano. Nila yung ganun eh. And one, I think, nung college pa lang, medyo ganun na yung gusto niya talaga. And I think mas open ng ibang bansa sa Asian imports. Meron ng separate ano talaga, that you have to have an Asian import. So, you know, hindi naman ano, a lot of the Asian players really are loyal to their ano, Taiwan, Korea, Japan, Philippines, 'di ba? So siguro yung one of the few na oh, ito may market pala yung Asian import. Ako na ngayon si Asian import. So pwede ka ngayon. Again, we will never kumbaga judge the decision of anyone sa career nila. Since kung yun nga ang gusto ni Juan, gusto niyang import siya. Then by all means tama yung ginagawa niya. Talagang diyan ka na. He wouldn't care kung makalimutan siya dito. Nah, like he wouldn't give an F, bro. He wouldn't give far from his mind. He wouldn't give an F. Kumbaga, ito ang laki-laki. I'm sure malaki kinikita niya doon. Okay, ako dito living, dito ako titira, dito na ako mag-aasawa siguro or something, 'di ba? Kung nasa utak niya yung kung malamang nanchichik siya doon, 'di ba? So, malamang, 'di ba? Single si Juan ngayon, 'di ba? Diba, sa pagkakaalam ko, di ako sure. Bakit nagkaroon na ba ng girlfriend yun ever since? Oh, meron. Parang huling sabi niya, di ako magsalita. Kakaproblema tayo niya. Basket pa rin sa Joe. Nagiging risk update to eh. Mamaya yung risk update. Nagkaroon na ako ng panibagong risk update nung nakita kami nung Sabado. Oh, nakita kami nung isang araw. Medyo may risk update din ako eh. Okay, so, and also, please, stop it with the, these guys aren't leaving because ayaw nila sa PBA. Yeah. These guys are leaving because, bro. I mean, can you blame them? That's why I don't blame them eh. Kasi, kayo rin naman eh, guys. Kayo, okay. It just all boils down to the decision of, for you, is it worth it? Is it worth it? Is it practical? Is it worth it to leave the country? Okay. There are other people naman kasi na kahit na bagsakan mo ng ganyang kalaking pera, ayaw nila umalis. Kasi they don't want to live, may family. Leave the life they have family. Here. May family sila dito. But for those guys na mga bata pa na, ayan, like, prime example is one na, puta, he still is trying to work out what he wants with life. So talagang he's exploring all his options and, you know, going to Europe. That if you're 22, 23, tangina, saya nun. Saya nun, pare. Kaya ano eh, kaya parang... Kahit naman si Mikee Reyes, in-explore niya yung ganong option nung... Actually, in-explore. Nag-one month ako, tapos... Thailand ka, di ba? Thailand. Siya nag-Singapore pa. Unang linggo pa, gusto ko na umuwi. Di para sa akin to. Pare, hindi talaga, di para sa akin. So, I know the import life. That's why I have so much respect for guys na ginagawa import life. Bro, that is tough. Tapos isang taon ka doon, just the fact crazy. Na nag-iimpake ka knowing na 9 months ka doon, bro, mababaliw na ako, malulula na ako, pare. No. And then mag-iimpake nga lang for 1 week, puta, na-hassle na eh. Not gonna lie, no amount of money. Hindi naman siguro, I like, kung if I'm doing well here, pero I can do better elsewhere, I'm staying. Talaga, ano talaga siya, personality siya talaga ng tao. Na, yeah. Kayo, ikaw, Anits, o ikaw, Bailey. Same yung ginagawa mo. Mas malaki lang bayad. De, yung pagkakaintindi ko dun sa, well, yung
analogy ko is it's like a multinational company. If you're working as in an office work, parang kinukuha ka to promote to work for them versus here, staying in your own box na pwede kang iangat somewhere up to a CEO level probably, yeah, or try to reach for the stars and explore your capabilities sa isang international multinational company. Yeah. See how it goes. Parang it's no different from that. Like it's just no different. All industries like, have that. Oh, all hindi industries. Naman to dahil ayaw mo sa Pinas in general. All industries. Kumbaga, may chance ka eh. Malaki pera. Hindi ka ma-homesick. Para sa pamilya mo naman, sa future mo, ipon ka lang konti. I think we're all in the same bubble na gano'n man, I mean, we know how unperfect the country is, di ba? But iba pa rin yung ano natin, iba pa rin yung loyalty natin and yung happiness natin. No place like home, bro. Ikaw, kaya mo. Sa ibang bansa, I've considered masters, I've considered ano, pero parang nasasayangan ako dun sa na-build ko na. Lalo especially coaching, dun sa ano. Pare, I had a few opportunities to study sports psychology masters. Kala ko play upload. Kala ko big. Para lang, hanggang aral lang. Hanggang aral lang ang meron ako. Inauna ka gumraduate kay 3D, ikaw pala yung unang kinukuha ng bilig. Dito na sa 3D, pare. Pero yun, so I had a few opportunities mag-aral na abroad. Pero sobrang nang hinayang ako kasi at that time, nagbi-build pa lang ako ng coaching, ano ko eh. Nagbi-build pa lang ako ng coaching. I was an assistant sa UAP Women's. Meron akong head coaching job sa isang school. So, parang nanghinayang ako na bakit ko bibitawan bigla. Tapos pag nandun ka, wala eh. Yun yan, medyo let go ka. Sayang yung na-build mo na name early on. Tsaka po pag-ibig ka dito eh, no? Oh, yun pa. Dati. Ako, kasi bro, di ko alam sa inyo, but ako, routine-like akong tao eh. Gusto ko yung alam ko na. O ngayon, bubuhat ako. O mamaya, ganito, ganyan. Tapos, alam mo yung hindi mo na ine-explore yung mga bagay. Bagong gym nga, nabibwist ako mag-explore eh. Like anytime fitness ako, di ba? Like, I'd rather still go to the same gym. Pag pupunta ako sa ibang gym, I need in my head na anxious ako or at least give me an extra 30 to 1 hour. Kasi, saan ba yung CR dito? Saan ba yung gym dito? Di ba? Inahanap mo yung mga machine. Get skill. So medyo, alam mo yun, Bales? So medyo may konting hindi ka sa familiar. Pag di mo rin alam yung pupuntahan mo sa trabaho, medyo agahan mo. Oo, agahan mo. Oh bro. Imagine mo yun, nung ganun ako sa Singapore tsaka sa Thailand. Bro, everyday ganun. Yung iniisip mo lang yung, tas saan ako kakain? Doble pagod mo pag anxious ka eh. Bro, saan ako kakain mamaya? Puta na. Parang, saan ako kakain? Tapos, kunyari, grocery. Saan mag-grocery dito, pare? Tapos, hindi mo naman alam kung ano yung sikat na sabon dito or something, bro. Hindi ko maano. Wala akong safeguard doon, pare. Sobrang anxiety ako the whole 1 month na iniintay mo lang makauwi ka. Even pag gumimik kami doon, parang, ano, saan yung gimikan dito? Hindi ko alam saan yung gimikan dito. Ay, alak, diba ganun? iba lahat, bro. So, I respect talaga yung ganun. Iba. Buhay. I think it also comes with age, eh. Kasi ako rin, before, wala ka na daw, Mikes. Hindi, no. Pata pa ako nito, eh. Hindi, pari, gets ko dati talaga yung, ano, yung revolving around the unknown and, you know, exploring a lot of things. Pero ngayon na tumatanda na, bro, gets ko na yung sinasabi ni Mikey na yung gusto mo na malaman talaga kung ano yung mga dapat gagawin mo for the day. Set na. Tapos single ako noon, bro. Ayun, putang ina. So nung single ako noon, in my head, uy, import life. Di ba? Siyempre, import life. Single ka. Putang wala, bro. Parang nandun ko lang sa kwarto. Parang feeling mo, mahirap. It's a tough life. It suits people. So, I'm happy. I'm sure yung asawa ni Bolik sasama sa kanya doon. Siguro naman. Saka bro. 2 years ko trata niya doon. Eh. Sa kinikita naman si Bolik. Good for everyone. Ikikita. Baby, I want a new bag. No. Kumbaga, ako mismo, parang, no, feminism aside, wag naman natin gawing feminism issue to. Pero ako lang, gusto ko sana, oy, sama ka na sa akin kasi di ko, may, at least may sense of ano ka. Home. Tsaka, kung ikaw, busy ka sa basketball, yung girl, yung asawa mo or girlfriend mo, yung nag-explore para sa'yo. Tapos, oh babe, dito, na-try ko to kanina. Nasa ensayo ka, na-try ko to. Dito ako nag-grocery, ganyan. So,
malaking plus yun. So at least may sasandalan ka when you feel, you know, stressed with practice, with the games, and with the pressure. I'm sure, you know, nakakaramdam rin naman yung mga ng pressures. And syempre also, the fact that you're in a foreign country na wala ka naman talagang ibang pupuntahan at the end of the day. Tingnan mo si Ray Ray, may ano na. Zainab ba yun? Zainab. Huli eh, no? May soft opening. May soft opening. May soft opening. Ano na? May soft opening na. Soft opening. Soft lunch. Oh, may soft lunch na ni Ray Ray. Soft lunch na ni Ray Ray. Alam mo si Ray Ray, napaka good vibes na talaga. Nung pinapad ko yung video, like, naalala ko talaga, sabi, tagal na natin nakikita si Ray Ray, nakakausap. Ganun na ganun si Ray Ray. Relax. Chill ka lang. Huwag ganun siya yung girlfriend niya or yung nililigawan niya. Anyway, okay, tapos tayo sa import life na yan. Okay. Good luck to Berto. Yeah, good luck to Berto. Good luck to Berto. Alright. Siguro last na lang yung NBA awards. Okay. Ano? Yung kay Jokic, ano ah. Pinag-uusapan. Oh, sige, kayo. Do you want it na ano na? So, second team si Jokic pero MVP candidate siya. That's pretty weird to me. I don't know how they make these kinds of decisions. By possession eh, by possession. Tatama rata nga. MVP pero hindi mythical 5. Diba ba ng UAP Juniors? UAP Juniors bro. Paano nangyari yun? I think hindi ko lang alam kung same, but I think sa NBA merong ibang selection committee per award. So nagka yung kay Tata, batchmate 'yun eh, 09. MVP siya yung UA. Tama ba? Hindi, si Marco MVP. Nag-MVP. Hindi, 09 si ano, 08 ata si Tata. Hindi, 08 si Tata. Nag-MVP si Tata. Tapos, hindi siya mythical. Ganun. Tapos, ang justification, yung sa narinig ko, siyempre, wala pa masyado. Wala talagang social media nun. Ang justification lang na narinig namin was, hindi kasi siya yung best point guard, shooting guard, small forward, pero siya yung best player. Ah? Ano daw? Ano? Hindi siya yung best in his position, pero overall sinong selection committee niyan? Hindi ko alam, bro. Basta MVP siya pero hindi siya mythical. Promise. Last ng amats nun, ha? MVP. I'd like to have what he's drinking. Eh, di ba unang ina-announce yung mythical? Oh. Tapos usually magsi-step forward lang yung MVP. Oh. Tata, totally. Sinong mythical nun? Sinong mythical nun? Curious ako. Sina Web? Ang alam ko sina Web. Sina Web? David Web. Simon Atkins? Hindi. Nauna na siya. Ah, 7 si Tata nag-MVP. 7? Oh, 7. 8 si Marco Ruena. Ah, kasi 09 yung rookie sa seniors. Okay. So, 08 si Marco Ruena. Ay, 7. Sina Tata? Ay, sina David? Kasi pumasok si David, 08 eh, sa Lasal. Yan na David yun. I don't know kung sino sa Ateneo. Malamang Ateneo doon. The next year nun, Habs, Kevin Villanueva. Ano 20 rebounds yun, bro. Don't even start me with that. 20 rebounds, kaya lang 20 turnovers din pag outlet. Pag outlet na still eh. Guys, the unknown UAP Juniors Mythical 5 in fun fact, Kevin Villanueva. Please lang. Wag na natin simulan. Barkada ni Javi yan. Hanggang ngayon, kapatid ni Maui Villanueva yung... pero sa party scene. Oh, tangina. Okay. Di rin! Di rin ba? Okay, anyway, so kayo, ano niyo ba si Jokic? At tingin niyo sa rule na yun? Should they change it? I think they should. Kasi medyo possessionless ng basketball eh. Yun nga, diba? It's not, ako, I play my teams, I play possessionless basketball. The alam five, ko, ikaw eh. Actually, hindi. Ikaw wala point guard ka, kahit anong mangyayari. Wala akong no choice. Kapal na mukha ako, mag-aspect ka pa mag-i-center. Kaya na, nagpo-post up yan, ha? Pupost. Ay, naka, pare. Pag pinaposte niyo ako, ang ganda ng hookshot ko, hindi ko lang abot. Sa gabi lang puposte yan, pag umiinom. Pero wala, positionless na basketball, eh. My teams, I play, even the fives can put down the ball, the ones can give screens. Ganun na rin, eh. Diba, si Jokic, nagdadala, binibigyan ng skill screen ni Jamal Murray. So, wala na talaga masyadong possession. So, pero si Darvin Ham nga kahapon, yung isang huddle niya, sabi niya, LeBron's playing the five, but all of you can set screens, di ba? Sabi niya. So, wala. As in, kung pwedeng positionless na yung systems, pwede rin siguro yung awards. It's positionless na rin. So, yung MVP so, mo, five MVP best, race five mo, best. Technically. So, ano ka five na? Best. Like, parang UAP ka na, SPs ka na lang. Mm.
Top 5 SPs. Best players. So top 15 SPs, first, second, third team. Mm-hmm. I think that's easier also to gauge. Wala kang ano nun. Walang bias. Wala. Like, all facts. Numbers mo, yun yun. So hindi ka naman. May votes kasi si ano eh. May votes kasi si coach, si players, siya si media. Ako, so parang gusto rin nila. Bro, for me, voting should really be scrapped. By the number. By the numbers ka talaga. By the numbers. Kasi pari, voting at the end of the day, meron at meron kang babias. Meron at meron, bro. Yung kaya, reporter ka. Ito, ano to eh. Hindi nagpapa-interview to. Ito, ala. Meron at meron, bro. Sibling hindi subjective. The fact that you have that is definitely subjective. Voting? Tawag ako, puta. Diba, ano ka lang? Diba? Kung hindi gumraduate, hindi pwedeng presidente. The only objective thing that you will have in that selection process is by the numbers. Objective lang. Objective ka lang. Kumbaga, facts. Yes or no. Ay, ano lang. Ano ba? Qualified ka ba? Hindi ka qualified? Ganun lang. Hindi yung... Kasi... Ako, tulad nito, di rin ako agree dito kay LeBron James eh. I mean, sorry. Ano sinabi? The All-NBA third team si LeBron eh. I feel Pero 56 games lang nilaro niya. Oo, di ba? Yan, yung mga ganyan. Meron at meron. Idol ko yan eh. The GOAT yan something. Bro, LeBron diba? Yan eh. Pero kung SPs lang, hindi papasok si LeBron team. Hindi siguro. Kasi yung number of games niya, medyo... I think starting next season though, I think you have to play al minimum 65. Para pumasok sa awards. Kasi unfair din dun sa mga ibang players who... 10. Devin Booker is not in any All-NBA team. Grabe diba? Si Devin Booker. He's had a hell of a season. Tsaka nilaro niya. Hindi siya nagpapahinga. Oo, bro. Diba? So I think that's something that they should change. Dito wala nang ganun eh, diba? Wala na puro... Media votes. Pero ano na lang eh, small percent na lang of the... May media votes pa rin. Di ba nag-voting tayo nun? Ballots? Hindi, all-star yan. All-star yan. Ano ka ba? Yan pwede talaga yung subjective all-star yun eh. Uy, ano ba, maaga? Masyado ba tayo maaga? Gusto mo mag-adjust ulit tayo? Pag masyadong late, ganyan. Pag masyadong mag... Kailangan natin mag-adjust. Di mo mga lunch time, nagigising ka na, bro. Hindi, mag 10 na. 10 eh. Tapos, sinama pa niya tayo. Anong kinalaman kaya natin sa... Ano? Tayo magbubota MVP. Ako gusto ko sana 10 o'clock eh. Pero sige, kung 8 o'clock game then, lang naman. I mean, siya pa nagsa... Ano? Vote? Di ba nag-vote tayo? Ayaw ko nga. Nag-vote ba ako ng MVP? Voting as in binote like... ko ba si Scotty? Hindi ko naman natin binote si Scotty. Voting ano? Election? 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 Ayan, oh, tama. Voto na. Election. Subjective yun. Subjective ako. Sean Anthony. Laging pasok sa akin yan. Favorite player niya. Sean Anthony. Ako lagi. Pugoy. Pugoy alas ako. Pugoy alas ako lagi. Voto 1-2 ko yan. Kulang yung kape, pare. Kulang yung okay. Kape. So, yun nga. Other than that, yung sa NBA, playoffs natin. Alright. Anong oras predictions, naman? Predictions. Ito ongoing. Ongoing. Yung Boston, ano? Lamang. Boston okay, so far, guys, we don't know what the final score will be, but lamang ang 76ers ng tatlo late in the third quarter. So, pwedeng out na yung Celtics pag nirelease to, o pwedeng game 7 tayo. So, we don't know. That makes it more fun. You know? Meron pang laro mamaya. Ano pa? Mamaya, Phoenix, Denver. Oo, pwede na rin ma-out yung Phoenix doon. Yes. Denver all. Ayaw ako mapumasok Phoenix eh. You know what? I think a lot of people forget how good a team Denver is. Putang ina, that is a team that is so loaded. Na-highlight lang kasi talaga masyado na may Jokic ka tsaka Jamal Murray. Pero putang ina, daming magagaling na role player dyan. May KCP ka dyan, may Uncle Jeff ka dyan. MPJ, Aaron Gordon. MPJ is there. Aaron Thomas Gordon Bryan, pare. Still yun Thomas Bryan. Minimum lang yun, Brad. Minimum lang yun. But is he getting the playing time that he's been wanting from LA? Hindi. Diba yun yung dahilan kung bakit siya umalis? Hindi. Tinanggal din siya eh. Kasi LA wanted a bit more. But okay. Pare, siya yung main backup ni Jokic eh. Okay. Main backup ni Jokic siya po ito. Parang mo namang ginagoy. So, ibig sabihin mga 5 minutes per game. Parang mo namang ginagoy. Bro, na ito to. Pag-back na. Bro, ako backup ako ni Ange Kwame. Huwag ganun. Parang gagoy. Parang rin gago kakwentuhan eh. Hindi, gago talaga yung kakwentuhan.
Bakit? Nagkaroon ng time. Baka pa ako ni Utoy Abarkar. Oh, may proud ako eh. Baka pa ako ni Utoy Abarkar. Ay, ibig sabihin na ikaw yung tinitira sa practice. Oo, Brad, po, naduguan ako lagi kay Utoy. Backup ni Jokic, ang puta. Parang sinabi, backup ka ni Malik Diouf, puta. Gano'ng katagal maglaro si Malik? Okay, 35. Kaya tayo mo, alin, yung mga backup umalis na pumunta na ng Benil. Bakit ni Jokic ang puta? Proud pa eh. Baka pa ako ni Jokic. Gano'ng katagal maglaro si Jokic? Mga 45 minutes. Tapos yung 3 minutes pa niya, pa 1 minute lang. Kasi diba, nagpapahinga lang. Pahinga, end of quarters. End of quarter. End of first, end of second, end of third. Tangina yung backup ni Jokic ang puta. Oh, so, oh. Ano, predict, oh, sorry, say go up. Oh, yung Lakers, ano, Warriors. Ah, prediction na lang. Same na same ako kahapon. Eh. Tinanong ako. So, sino? Sabi ko, lahat game 7. Tapos masaya. Lahat game 7. Tapos masaya. O, sige, ano kayo? Ikaw, sige mo. Yung ngayon muna, yung ngayon. Yung ngayon, feel ko... Hindi, feel ko game 7 yan sa Boston. Feeling ko habol Celtics. Feeling ko habol Celtics. So, tinan natin. Tapos na yan. Feeling ko make or break kasi ito ng Boston eh. Nung team. Oh, bro. Hindi, ako feeling ko 2 years away pa sila. Alis na si Jaylen Brown, bro. Pag talaga. Feeling ko 1 year away pa sila from being 1 year away. Ano? 1 year away from being 1 year away. So, tingin mo mag-stay pa si Jaylen Brown dyan? Dapat, Brad. Dapat. Champion team to in 2 years. Ang tagal nila. Tagal nang sinasabi yung 2 years na yan. Yung may kind of... Anong justification mo dun sa 2 years, bro? Oh, sige, breakdown mo. Putang ina. Tatum is old. Tatum is 24. Jaylen Brown is 25. All they need is just one more 36. Role player and wait. And wait. Next year, 36 na next year. Pare ako, feel ko, down the road, when Chris Paul gets to retire, Devin Booker and DeAndre will eventually, ano, sila na yung best team on paper. Eh. Sila na yung best team. Ano na lang eh, parang konting hinog na lang. Kung baga yung sa manga. Anong connect ng Phoenix sa Celtics? Wait, hindi, mawawala na ng mga, alam mo, veteran teams na, parang feeling ko kulang lang sila ng veteran presence dito sa Boston eh. So in 2 years time sila na may magiging veterano, ganun. Oh, and then they're bound to win that championship, pare. They're bound. Ako, I've never liked Boston as a team, pero kasi yung individual sila is so calm and composed eh. Sarap panoorin. I don't think it's about being things sabi mo, ripe or hinog kasi yung Bucks nga nag-champion eh. Na yung lahat, masasabi na nagpahinog sila ng ilang taon eh. They were just together for a few years. Nag-away pa nga si Middleton and si Giannis. Hindi, pero may pyesa na kasi sila nun eh. Ito, yeah, may pyesa din naman yung Boston eh. May Kyrie. Eh, bro, ako, hindi. I think yung coaching hindi masyado. Hindi pang championship yung coaching. Ah, si Mizula. Baka yung kayong staff. If hindi nangyari yung kay EK. Tama, di ba? EK? Ime. Si EK, bro, nasa atin na yun. Si EK. Si Northport. Ibe naman yun eh. Si Ibe. Gulo-gulo na utak mo. By the way, guys, remind lang namin kayo lahat. NBA hype host yan. PBA analyst po yan. Magkakita na naman ang One Sports to. May Udoka kasi. Udoka. Pero kung yun yung coach, feeling ko iba yan. Kasi yung nagkaroon ng finals experience. Exactly. Karoon ng finals experience. Kung kineri over lang nila yun this year, baka may iba yan. Kasi ngayon, parang tingin mo, hindi nagta-time out. Oh bro, tangin na din guys. Tapos hindi nagko-crookies. Bro, mahirap pa na alis. Kaya puro in a puro ano, puro wala na lang mag-ganun eh. Wala na lang mag-ganun siya eh. Hindi naman niya ginagamit yung board eh. Inspiration na lang. Pwede mag-head coach si Rendon Labrador sa... Bigyan ng motivation. Motivational ano eh. So anyway, putang ina, pero pare, pati si Michael B. tinira niya, bro. Oo nga, pare. Si Michael B. napakatahimik at napakabait na tao. Napakabait na tao, pare. I've never heard a bad story about Michael B. Never heard a bad story. Oh, one of the nicest people in showbiz. I gotta say though. Like, I hate how he's going about it, this whole branding he's doing. But I gotta say, he's getting the ire of everyone. So, he's still winning, bro. He's still winning, pare. Yeah. Ako, props to him for that. I don't care how you do your marketing, pero if you talk about marketing,
If you talk about marketing, he's winning, bro. Wala akong masabi sa kanya. Anyway, mangit nung style niya, pero putya gumagana. Doon ako naiinis. Walang alak to, guys. Walang alak to. Ano to? Lagay ko ba sa timestamp to, put? Wow! Panalo na naman siya niyan. Oh, Lendon Labrador. Anyway, predictions lang. Predictions. Oh, Habs. Ikaw, Bids. GSW, Lakers. Unahin natin. Ooh, Lakers. Mahirap. Oh, objectively, parang hirap na ng, mahabol yung 3-1, maulit yung ganun. Pero subjectively, 3-2 na, 3-2 na. Ah, 3-2 na. Oh, I 3-2 mean, na, kaysa. Galing sa 3-1. So, tingin mo matatapos na sa Staples? Ay, sa crypto. Yeah. Exactly. Oh, pero, diba? Updated ako, bro. Crypto arena. Oh, tingin mo matatapos na sa crypto arena? Oh, objectively. Kasi, for me, in perspective, Lakers in 6. Parang, it's a comparison of LeBron and Steph, and in this case, or in this whole scenario, hindi pwedeng angat si Steph kay LeBron in any angle. Eh. Dapat LeBron pa rin over Steph. Kasi ito na yung patapos na si LeBron. Eh. I mean, yung peak niya. Patapos si LeBron. So parang... Tangina, every year na lang. Slight... All NBA pa nga. Oo, parang deciding, alam mo yon, parang pag nanalo si Steph dito over LeBron, ang dami na namang debate and topics that can come about na Curry is actually a better blah 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 over LeBron. Pero hindi na pwede. Masisira yung legacy ni LeBron. My perspective, hindi papayag si NBA. Yun lang ah, like objective. Sabot. Conspiracy. Conspiracy. Hindi talaga pari. Pero para sa akin, mahal ko si Steph and yung Warriors eh. Conspiracy theory ka pa. Pero for you, that's just the reality, no? Farewell tour na rin. Pari. I mean, end of the day, parang yun. Protect my image. Sa PBA na hindi pwedeng mas mataas yung isa sa kanya. Tama naman. Eh, parang wala. Parang never nangyari yun. Kahit kinakagiwa, pare. Never naman nangyari yun, bro. Kahit si James Yap, di naman ganun. Pero, sa tayo mo, Lakers. Ako, hindi ako LeBron fan. I was never a LeBron fan. Kobe ako. Pero, natutuwa ako when he proves everyone wrong. Ako rin. Parang may part lang sa akin na parang, uy, ang galing. Noon nanalo siya sa Cleveland. Tama. You know, parang natutuwa ako sa kwento niya. So, with this one, especially after the rough start, bro, ina totally maikot niya yan. Champion. It's crazy. Kasi, even with the way things are happening right now in the playoffs, even sa kabila, it could be that the Heat and the Lakers could meet in the finals. Bubble. In the rematch of the bubble finals. And it's gonna be the first time in a while na the number 7 and 8 seeds from both conferences eventually end up in the finals. So, could be... Actually, this is a very nice... Could be the first time ever, pare. Could be the first time ever. Okay, very so nice postseason. Lakers lahat. Oh, Lakers in law. Lakers in 7. Ako in 7. Ah, hindi mo babalik pa sila ng Chase? Feeling ko babalik pa ng Chase. Mapapagod lang. Pero pag bumalik ka ng Chase, Warriors na. Warriors na, bro. Pag bumalik ng Chase. Golden State is a whole different team when they're at home. Actually. Okay. Ito na yung chance nila, pare. Ito na talaga. But the Lakers have Jordan Poole, pare. Hindi ko alam kung ano yung Jordan Poole. Nakalimutan mag ano. Mas gusto ko pa kunin si Bolick eh. Si Jordan Engel lang yun, bro. Si Jordan. Gusto. Si Bolick na lang, no? Si Bolick. Mas magaling pa ata yung Jordan Poole na kamukha lang dun sa Negros, eh. Nakita nyo na ba yun? Yung Jordan Poole lang Negros? Shout out to you, Jordan Poole lang Negros. Sino ang finals ninyo? Ako, pare, hit. Hindi, isa-isa natin. Ilan teams lang naman, eh. Apat. Ah, sige. Isa-isa, ilan teams lang naman, eh. Sa West, Lakers, Warriors. Tapos isa, Denver. Oh. Denver. Hit ako. Ako, Butler, Denver, Boston ako eh. Boston. Mm. Ah, yun ang finals mo. Oh, yun ang finals ko. Boston, New York. Denver, Boston? Boston, New York. New York ako. Boston, New York? Brad, parehong East yun. Mayroon mag-champion. Hindi, kaya nga. I mean, sa kabila, Boston, New York mananalo. Magtatapad. New tapos, York ka? Boston, Denver. How are you nga, betting bro? Against fucking Jimmy Butler, bro? Yeah, bro. Honestly, bro. Pare, underrated dog mentality si Jalen Bronson. Underrated dog mentality. Bro, sobrang dog yun. Di dog mentality. Kaya niya. It's crazy how he played 48 minutes. What the fuck? Who the fuck does that? Bro, wait. So, kawawa naman yung backup ni Jalen Bronson. Sino ba yung backup niya? Yung backup ni Jalen Derrick Bronson. Derrick Rose. Yung justification ng backup ni Jalen Bronson. Ako yung tinignan ni coach
na pinag-isipan niya. Labas ko kaya muna sa Dallas Jaylen. Tapos, hindi, baka matalo lang. Huwag na lang. Ako yung backup kasi ako yung tinignan eh. Ako yung pinag-isipan ni coach kay pasok. 48 minutes nila ron. 38 points yun, bro. Ah. Oh, pare. Tang inalala. Almost a triple-double. Diba, ako lang New York dito. Ako lang mag-New York. Jimmy B, bro. Madadali yan, pare. I mean, I love Miami. Pero... Okay. I just want New York to win. Randall, I've been a fan. Pero yung Bronson. So you sympathize with Stephen A? Totoo ako sa mga pinagsasabi ni Stephen A recently. Stephen A pala, no? Pero kung sinasabi mo kanina, Bonits, na yung Boston parang 2 years time tsaka pa aangat. Di ba parang ganun din naman yung New York? Hindi, yung New York kasi parang... Parang may missing piece pa rin eh. Gets? Parang si Barrett hindi na-expose yung true talent. Si Randall up and down. Walang consistency yung kahit sino. So, iba eh. Parang tsambahan si New York. And I feel this is the best time na makachamba sila. Because this is their best spot. Kasi parang if, ano, di na naman tayo sure kung mag-enter sila ng top 5 next year eh. So, this is their best chance to baka makasilat against Miami. Okay, so there have been a lot of teams na may superstar na maliit pero hindi makalusot lagi pagdating ng deep into the playoffs. Yung mga Isaiah Thomas, yung mga parang... Allen Iverson, di ba? Finals, medyo minama na. Tingin mo kakayanin ni Jalen Brown? Itong ano lang, yung huli, Sacramento. O si De'Aaron Fox. Tingin mo si kakayanin ni Jalen Brown? There, yung, ano, yung defense nila kaya but si masyadong stagnant yung offense si Tom Thibodeau. Eh. So... He has to find a way na gumalaw yung iba para man nagkakaroon ng trabaho yung depensa ng Miami. Actually, if they find ways to get their shooters open, ang laki ng lamang ng depth ng New York. But once na wala nang ginagawa yung weak side ng Miami, masyadong madali ang buhay ng Miami. So, a little tweak on the offense, sure to win in a row. But just for the sake of comparison, bakit... Bakit dati si Isaiah Thomas? Thomas. Yung matanda. Yung una. Bakit si IT nun sa Detroit naka-champion siya? Pero bad boys naman yun, bro. Kompleto yun, pare. Kompleto. Honestly, siya lang yung pinakasikat. Pero I don't think he was the... Hindi siya clear-cut. Siya ba? Clear-cut ba siya noon talaga? Na star? Siya yung clear-cut star. Pero ba yung bad boys, bro? Ngayon kasi, di ba, na-highlight natin yung dog mentality ni Jimmy. Na-highlight natin yung dog mentality ni Bronson. Pare yun. Sila lahat? Dose silang dog mentality. Ang hirap nun. Pag pinasok, pare, kupal din nung papasok eh. Kupal yung lumabas, kupal yung papasok. Siya yung clear-cut skill-wise. Pero bro, yung tulong naman niya dun sa defensive side. Lambeer, si Joe Dumars, bro. Si Sally. Vinnie Johnson, man. Yeah. Dennis Rodman. Dennis Rodman. Diba? That's correct. Vinnie Johnson. Si... Isa may tirador sila eh. Sino yung tirador? Lahat yung tirador. Hindi, meron sila yung talagang tirador lang. I forget it. Si Lambeer. Hindi, yung isa, yung partner niya. Yung... Si Charles Oakley ba? Charles Oakley. Then New York. Meron siyang ano bro. Meron siya. Anyway. Basta yun. Ayun. So ano. Yun. LA. LA. New York. Si LA, New York ka. Hindi. Finals. Boston, New York. Ay, Denver. Denver, Boston, finals. Oh, same pala tayo. Denver, Boston. Ako, para sa akin, feeling ko Denver over Lakers ako. Pag nanalo yung Lakers dito. Sa finals? Sa West sila. Kasi parang, bakit ano yung justification nyo? Kasi sa akin yung Denver, pari, wala silang solusyon kay Jokic eh. Yun na nga bro. Exactly. Yung mabantay doon, pari. Then, saka more than Jokic kasi. Ngayon kasi, grabe na yung suporta niya all around. Oh. Ay, healthy na ulit si Murray. Diba last year, na-injure si Murray. So, you know, out siya. And ngayon, may AG ka pa, may KCP ka, may MPJ ka, kung sino-sino na. So, tough lineup. Singit ko lang. Si Rick Mahorn pala. Oh, yun tama, si Rick Mahorn. Tirador nila yun, bro. Oh, anyway. Tama. So, Denver. Tingin niyo Denver over ano pag pumasok. Denver. I think this is Denver's time.
They could go all the way up. Pero honestly, Heat pa rin ako sa kabila. Si ano, Lakers to si Heat. Ako, Heat. Ako gusto ko yung Heat talaga. Heat, ano ako. Pucha, mga third round na. Bad trip pa rin ako na-out si Bucks eh. Bad trip pa rin ako na-out yung Bucks eh. Takin na, wala naman kasi Bucks. Huwag ka naman bad trip pa rin. Ang ganda ng sagot ni Yanis sa interview eh. Ah, yun yung highlight of the year niya. Yun yung highlight of the year niya. Yun yung highlight. Wala kasi talagang skills, pare. Wala, bro. Talagang skills. Dalawa lang yan eh. Yung kanyang cross-jab na, ano eh. Cross-jab na atake na bahala na sa taas eh. Lalo na pag huma-off-court na. Wala na, bro. Devin Booker ngayon. Grabe, pare. Lalim ng bag. I mean, he just really loved the guy because his attitude is really all time, but hirap lang talaga to compare him to the other players on the floor. Okay, oh, Durant, no? Oh, bro. Walang Kevin Durant, puta. He has the physical tools and he also has the skills. Si Anis kasi puro physical tools lang talaga. I mean, let's face it, how is he gonna be one of the top players in the league going down the road during his career? Let's say, mga 5-10 years from now. Wala na, bro. Pag nawala yung athleticism niya, wala na yan, pare. Wala na, bro. Hindi katulad nun si LeBron tumalino, di ba? Oh. Nagkaroon ng skills. Oh. Okay, so yun. Ang prediction saan sa NBA. Wala naman na, no? Yes, sir. Wala na natin nag-21 today, ah. Oh, pero iniintay pa nila yung part na to, eh. Anong part na to? Paris update yun naman dyan. Yun. Yan yung pinaka-importante. Yan yung pinaka-importante. Pwede bang wala yun? Hindi mo pwedeng wala yun. Rip this update lang. Yan. Sige na. Dami magagalit. Yan na nga. Oh, yan na nga lang inaantay nila eh. Dapat walang timestamp to para bahala na kung sino. Pwede, di ako nalalagay. No, nagta-timestamp. Di ako nagta-timestamp ng rip update yun. Ano ba? Medyo sad. Medyo lang. Si Venus. Di naman, di naman. Si Venus. Di naman. Medyo step back muna ng onte. Di naman, ano, parang hindi pa kaya guys ng oras, doktor. Di ganyan yung pagkakwento mo sa akin last time, ha? Maalipin. Pero yun, walang time so far. We still talk. Doktor kasi, bro. Nagdo-doktor. Hindi pa doktor. Pag doktor na pare, mas madali na eh. But guys, no, to medyo, ano, it took a step back. Ano naman, mutual naman yung stepping back na not dating. Hindi ko alam. Medyo pang showbiz eh. Not dating. Pero, ang inang yan. So hindi na kayo nagde-date? Hindi pa kami lumalabas sila in about a week. Or one week lang pala. Pero we don't, hindi na. 1 week, 2 weeks ago pa lang episode eh. Bakit pag pagkakwento mo sa akin, parang sabi mo, mukhang wala na eh. Hindi, pero yung kwento niya sa akin ganyan. Yung kwento niya sa akin ganyan. Bakit wala na? Hindi, nagano kami. Hindi naman nung wala na. Oblasing ka lang talaga nun. Baka na marami na. Late kasi dumating sa party. Hindi naman kami. Lasing na eh. So wala na. Hindi naman kami. Sa hindi nag-uusap. Pero nag-uusap pa rin naman kami. But, you know, guys, mahirap ang panahon ngayon. Mahirap ang med school. Siguro some of you would agree. And mahirap din ang buhay. So, mag-iipon ka muna para mabayaran mo yung tuition. Grabe. Okay naman, DOM ah. Wait, so dirty wala old. Dirty old man. So far. What a way to end the episode, man. Yung risk update natin yun, negative. De, kailangan may solution naman. Ano yung next step natin? Wala na ka. Yan na si Mr. So, Positivity. So open ka na to dating others. Ganun. Huh? So, siguro now, not that quick naman. Not that quick. Fun 3 months naman yun. But, seryoso ba? As in like, yun na yun? Hindi pa naman yun na yun. Hindi namin sinasara yung pinto. Pero hindi rin... So, nag-usap kayo. Bakit ako nahihiya na ako? So, may mutual understanding kayo na pwede pang mangyari in the future. May ganun, may ganun ba? Oo naman. Gaano katagal bago siya maging doktor? October? October ng malapit na pali. Puta, magre-revalida na yan. Tapos boards. Tapos yan, bro. Sobrang magle-lesson ba yung oras? Hindi ba mag-ganun din? Kapag ano, pag nag-review, medyo mas mabigat pa.
Ayun. Yung ano ba? Nakikinig dito. Yung ano ba? Wala ka naman. Wala ka namang ano eh. Wala ka namang tayo. Bakit? Wala naman kami masama ano, sinabi eh. Papanoorin niya yung buo. Para, oh, iba yun. Bro, kung pinood niya yung buo, sabi mo sa kanya, may oras ka pala, walang iya ka. Totoo yun. Pag pinood niya yung buong to, sabi mo sa kanya, may oras ka naman pala. Isang episode lang napanood niya, pare. Isang episode lang napanood niya. Title mo ba naman kasi Riz? Eh, de, Juanito Riz. Eh, de, syempre, na-curious. Eh, de, na ano, napamessage sa akin eh. Is that oh my. Eh, de, yun doon gagawin namin ngayon. Wag. Para lang may ano, may... Hindi kasi matagal tayo wala. 2 hours yun, bro. Puta, matagal tayo wala episode. Yan, title natin. Ano, tapos ang ilalagay ko pa, somewhere during this episode is Bonito's Riz up. Wag. Panurin niya yung buo nun, bro. Wag. Baka dede, pwede mo i-title, if you're reading this, it's... Baka dede. If you're reading this, it's not too late. Okay. Uy, wag. Ha, wala. Walang drama. Basketball tayo dito, guys. Shoot first episode. It's not too late. Ano, multifaceted tayo dito. Pwede tayo kahit ano. Diba? It's not too late for the Gold Sea Games. It's not too late to have New York, this and that. Yun, tama. Para nagsisisi ako. Alam mo yung pag nalabas ko na, nasabi ko na bigla ako nagsisisi kasi... Naka-record pala to. Tapos nakalimutan, minsan nakalimutan ko na hindi lang tayo nagkikwentuhan apat eh, na meron pala tayong mga na viewers. Eh, medyo, ang hirap magbarkada. Na-pressure ako bigla sa mga pinagsasabi ko. Uy, may dinner ba tayo? May dinner tayo, sabi mo. Oo nga, nag-invite, Storia Kitchen. Malapit lang QC guys, so let's see kung pwede tayo makapunta. Laki ng QC, lugi ako sa inyo. Anong let's see? Baka pwede tayo makapunta. Baka kalahin ng viewers natin, pasama sila. May nanonood. May pa-catering pala, no? Nakakalimutan mong may nanonood, eh. Tama. Sabi, nakakalimutan. Tayo lang, eh. So, yun yung risk update natin. So, okay. Meron mga update sa buhay ninyo, guys. Baka naman gusto malaman mga tayo mag-update ninyo sa buhay. Wala, okay. Puro trabaho lang. Si Javi, apat na beses na mag-MPBL this week. Ano yun? Voice of the MPBL. Aside from work, meron ka bang mga inaatupag dyan? Baka may mga investment. Pero paano ko may atupagin na iba? Puta, lahat ng oras ko na sa trabaho. Wait, may chicks ka ba ngayon? Tama. Wala bro. Okay. So ano mga... Naghanap ng ibang result date. Failure na to eh. Sino isang mananatid? Hanap na ba bago? Hanap to ng bago. Pero marami namang mga kaibigan na nag-try mag-setup sa akin. Kaso, trabaho muna bro eh. Hindi, pero sige, hindi Riz. Like, career-wise, meron ka ba mga niluluto dyan? Talaga focus lang sa MPBL? Focus lang sa MPBL. As of now. Some update soon. Ikaw, Wales. Ako, siguro yung share ko lang. Patapos na kasi yung... Kasi yung contract, UC? Ay. Okay na pala tayo. Next update na lang tayo, ha? SF. And, shoutout. Dari, ano yung patapos na? Yung patapos na kasi yearly contract kami sa GMA. Patapos na. Kailan mo natapos? This May. That's funny story. Share ko na lang din. Kasi, hindi, para lang may ibang topic tayo. So, funny how si GMA now is like partnering with ABS somehow, di ba? Like, nakita ko nga. Parang ganong movements eh. So, yung nag-MP ako, yung naging part ako ng management ng MP, nagpaalam pa rin ako sa boss namin, sa vice president ng GMA, all that stuff. So now, may in-invite ako. Matagal naman ako in-invite, 2019 pa na. Palaruin doon sa Star Magic All-Star Games. Lalaro ka sa Star Magic. So yes. Parang, hindi, in-invite ako. For quite some time, quite a while. Tapos ito, sabi ko, I'll test the waters now. Kasi patapos na yung contract sa GMA. Yung, sakto yung laro pala. May 21. Yung end ng contract ko, May 31 or May 30, parang gano'n. So, hindi ko alam mo aabot to, hindi. Tapos, pero tinanong ko pa rin. And then, explain ko scenario na baka pwede maglaro doon, ganito, ganyan. Tapos, yung sinabi ng vice president, pumayag. Parang sabi niya, this is a one-time event. And parang, this is okay with me, blah, 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 blah. So, laro ka. Either,
it's either maglalaro ako or part lang ako ng coaching staff at the maglaro very... ka na. Laro ka na. Pare, laro ka na. Sa akin pa pwede maglaro, laro. Kasi, laro ka na. Ano nga, NBA 3XT, dinaro ko. Bakit ito? Hindi ka na nga, bro. Nalaro ka na. Pero sa ka, di ba si Coach Bojing yung coach? Oo, oh, kami. Yo, 20. Si LA. Si LA yata. Si LA sa kabila, sa Star Magic. Ah, okay, team showtime for okay, yung... Okay. Ano namin. Ah, so kakampi mo sila Vice. Sina Ayon. Oo, oh, sila Ayon, ganun. Sila... Oh, tagapasa ka kay Ayon. Magaling si Ayon, bro. Eh. Magaling si Ayon, magaling si Ayon. Si Vice, magaling. Oh, si Vice, magaling. Na-host. Manits, wala ka liga dyan? Oh. Ako liga, wala. As a player, wala. As a coach, marami. As a coach, wala marami. Wala akong pakialam din. Player, no, as a player. Ako, tryout sa akin. And you. As a player, ano. Wala ka ba as a player? Wala so far. Pero sige, sabihan kita, man. Yung yeah. Kickstarters ni Abby, marami. May lang pa kami sa Sabado eh. Bukas. Eh, bukas ba? Bukas. Eh. Mukhang lalaro nga ako bukas. Eh. Wala akong gagawin bukas. Buti ka pa nakakalaro. Ako wala, puta. Wala, first ko lang. Lapit lang naman. Lapit-lapit lang ng Quezon Hubs. Lapit lang, bro. Apat na oras Quezon. Na naman. Quezon ang puta. We going down south. Today it's Muntinlupa. Tomorrow yes, it's Quezon. Yeah. Bakit kaya umuwi? Ba't di ka na matulog sa Muntinlupa? Diretso mo ng Quezon. Lang shortcut mo. Ba, sa Laguna ka na lang para gitna ng dalawa. Putang ano, baka nga ganun na nga gawin ko eh. Putang ano. Hanap kang... bro, ang gawin. Matutulog. Hindi ko pa rin alam paano mo nagagawa. Hanap ka ng roomie. Love for the game, bro. Love for the league. Love for the league. Hindi ko kaya yung ginagawang tatlong laro, bro. Dapat ano yun, no? Parang, ano, pwede ba i-consider sa MP yung off-tube? Wala, pare. Walang ganun. Oo nga. Tsaka, actually. Tsaka, bro, ano siya yung hirap ng off-tube, ba? Well, not really. Mas masaya talaga. Na, parang, ano lang masaya. Talaga. Para, iba yung relax, bro. Iba yung relax na scene. Although, hindi mo feel yung, kunyari kahapon, buhay yung Cambodia dun sa arena. Hindi mo feel yung liveliness lang. Minsan, nadadala tayo nun eh. Iba yung, iba pa rin yung live. Iba pa rin. Pero, tsaka, pero yung... Isipin mo pagtambakan, isipin mo pagtambakan yung laro, puta. Wala, parang ako po podcast na. Parang naka-podcast na kami ni Abby, ni Mikee doon. May ano ako, bro, kasi last round. Ang dami natin ginagawa eh. Kasi nire-realize ko tayo, sobrang daming ginagawa, di ba? So, sobrang dami yung ginagawa. At the end of the day, kung papapiliin ka na isa lang gagawin mo, anong tawag sa'yo? Kunyari, may tanong sa'yo, anong ginagawa mo, bro? Ano yung sinasagot ninyo? Or ano yung gusto ninyong yung ito pa din ako. At the end of the day, ito pa din ako. Ako lagi yung sinasagot, broadcaster pa rin. Broadcaster pa rin. Ako, coach. Coach pa din. Iba yung, kumbaga after ng training, after ng isang game, manalo-matalo, andun yung pagmamahal ko sa ginagawa ko. Coach pa rin. So if there's one thing that you gusto mo gawin araw. Oh, if I can leave, if I can ano and then still be a head coach of basketball. Kaya masaya ako din sa bagong venture sa NU Fairview eh. Coach yeah. Pa rin. Oh, congrats pala doon. Congrats doon. Oh, nga. Oh, congrats. Slowly, no contracts yet but I'm building the team. So sana in the long run, Mr. C. Hello, Mr. C. Kapit lang. We got Mr. it all C. for you. Ikaw ba yun? Ikaw, ano? Oh, host din ako, host. Pero hindi lang limited to sports. Ah. Like, yeah. Sports. Events, ganyan. Yeah. Kasi I've been with different types of people, different industries, di ba? Kasi basically, nag-host ako, nag-content, obviously, sports casting, yung gano'n. So, ano? At the end of the day, basketball player, Mikes? Basketball player. Oo, basketball player. Points guard pa din talaga ako. Hindi. Ano pa din talaga? Content creator. Like, when people ask me now. Ito, Mikey. Oh, bro. When people ask me now, parang ano na ako, I'm leaning towards content creation. Parang kaya ko mag-content araw-araw, pero hindi ko kaya yung ginagawa ni Abby. Yun nga eh. That's why ako, I tell people na. Baliktad. Kaya baliktad tayo eh. Baliktad. Kaya when you tell me na to focus on content, medyo nahihirapan rin. No, it's not. Gets ko yung... Ibang comfort zone. Ibang kasi comfort. Meron akong mga kausap na talagang, kunyari host. Kunyari co-host ko somewhere. Sasabihin nila sa akin, paano mo nagagawa yan? Araw-araw may content ka. Ako baliktad. Ano mo nagagawa yan? Araw-araw may hosting gig ka. Bro, di talaga. See, okay, nakakapagod yung biyahe kasi yung nakakapagod. Eh. Pero honestly, when I step on the court, sobrang iba rin talaga yung nabubuhay. No matter how tired I am. Minsan, bro, pumunta ako dyan.
puyat ako ganyan. Pero doon mo malalaman. Na-energize talaga eh. Doon mo malalaman. I always, wala, siguro nakatatak na rin kasi talaga sa utak ko na the ultimate dream for me is to really be one of the best broadcasters in the country. So I think that that in fairness, yun nga yung ultimate dream. Like if it's tough to be the best sportscaster at the same time you're the best events host. Yeah. Same time you're the best. It's tough. So if you had one choice to be the best at sportscasting, coach. Yeah. Pang, definitely. Sa akin parang ano si Team Cone, si Team Cone pa lang sa talon. Coach Goldwin siya, Coach Tam pala. Gusto ko lang ano pare, sino pangarap ko? Gusto ko maging Coach Budjing pare. Tignan mo gaano paano mag-jump. Yun talaga yun pare. Kami pa si LeBron James ka po. Tangina tawa-tawa ako ng doon. Tangina. Ulit eh. Ikaw Bills. Ikaw si Bills kasi yung pinaka parang feeling ko. Ikaw bilang bata, di ba? Sa atin? Ano nga siya? Host. Best host. Best. Okay, kaya ako pinakabata. Ako binubuli nyo. Umagang-umaga. Namura pa ako ni Hayabi. Wala kayo sa group chat guys. 8 a.m. 8 a.m. Good morning ni Hayabi. Putang ina Bills. So host talaga? Sa akin host talaga. Kasi as of now, sobrang active ako sa dun sa work na ng PYD kasi sabi ko nga invite ko na rin si Juanito sa liga sa Dreamers League. Ako na rin nagpapatakbo ng Liga for the Youth and I've been helping a lot in coaching dun sa mga bata. Bumalik ako kasi dati yung 2016 pa lang, 2017 I was still in college. Tumutulong na ako, nagco-coach na ako, and then I had the parang this epiphany na parang hindi ko gusto mag-coach pero bumalik din ako sa coaching in a way the past few months kasi parang ganoon na rin eh. Sobrang I've been immersed dito sa sports field, tapos hindi rin 9 to 5 yung work ko sa GMA. Tapos parang I might as well make use of my time, tapos kaya ko naman Wait, paano naging host? Hindi, kaya nga, I'm leading towards that. Okay. Sorry. Wait lang. Salamlam ko, host mo. Marami na akong nasubukan. And all this and that. Pero at the end of the day, doon pa rin ako uwi sa host. Kasi parang, I've built a career and I've auditioned for this role. Tapos parang, I've been from courtside to this network. Wait. You're talking about events host or host? Hindi, yun nga sabi ko, I don't want to be limited sa broadcasting. Host. So oh, Martin Javier talaga. Martin Javier, parang ganun. Gets. Si Martin kasi kausap ko actually na isang araw lang. And then he was like, paano ka nakagawa ng content araw-araw? Si Suzy, ganyan. Si Tin, paano ka nakagawa ng content araw-araw? Kasi there is a difference between a content creator and someone who is popular. So by default. They need to make content. By default, since marami kang followers, pupuntahan ka ng brand to pay. But brands pay more sa content creator na less followers versus someone who's just popular kaya maraming followers pero hindi masyado naman talaga ma-social media. Maraming ganun eh. So talagang may difference. So when I was talking to Martin niya, sabi niya hirap siya gumawa ng content. Kumbaga ako, nagigising ako every day kahit nasan ako bro. Nasa isip mo. Oo, kaya ito bag, dala-dala ko lagi yung bag ko. Like meron akong tripod. Meron akong phone stand kasi kahit nasan ako, pwede akong gumawa ng content. Unlike pag-host ka, yung gising mo, mag-host ako, may gig ako today. Ako pare, minsan may hosting gig ako. Ang isip ko, paano ko gagawin content to? Kumbaga na-integrate mo na sa buhay mo, Mike. Oo, bro, wala content creation. Na. Wala na talaga, bro. Content creation is life na talaga. Oo, kahit nasan ako. As in, kagabi, nung binring up lang ni CK na bilan na tayo ng espresso, sige, wait, gagawa ko na ng content. Kumbaga, i-ROI ko na kagad yan. Wala akong kilos ngayon na hindi ko ina-ROI. So, medyo ano nga talaga siya. If you don't like what you're doing, tsaka bro, ano yun ha? Nag-shopping kami, Nespresso. Record. Dinner kami. Pag-upo namin, habang nag-order si Siki, nag-edit na ako. Tapos, bago kami mag-start ng dinner, na-post ko na.
Ganun oh, diba? Putang ina. Ganun kabilis. Ganun oh, kabilis yung bro. Ano. So, naisip ko din nga, baka nga dahil nasa ano talaga? Nasa hilig mo? Sa it's really in what you love. Oh. And that's why we, at least us four, we're very lucky to be having something that we love as some, yeah, you know, as our as our profession. Pero because, I will say, if, okay yun, may passion ka. Kanyari, like, obviously we're doing what we really love. But, you have to be, you have to have others, yeah. You cannot be stuck. Cannot be one lang. So, my content creation is, my sports casting life helps out my content creation. Kailangan may supplements ka. Oo, oh, oh, tama, exactly. May sinusupplement. Tapos yung hosting ko, dahil nag-host tayo, nadadala ko sa content creation, marunong na ako. Anytime, kaya ko biglang gagawa akong content, biglang magaganon ako. Tas, so, yun yung mga, kailangan, meron ka talaga outside. Meron ka talaga outside. So, to add to that, kaya ako rin na-open yung idea na baka pwede ako dito tumulong somehow. Hmm. As a team deputy, yung parang assistant team governor dun sa QC sa MPBL. Kasi parang yun din yung direction na gusto ko na maka-add on supplement doon sa pwede kong maging credibility when I become a panel na parang experience ko na management nandito sa MPBL. Like, yun yung goal ko naman eh, as in personal goal. So, just adding to that idea na yun eh. So I think ang advice, if I could give advice to anyone listening, if you have a main and then you're looking for a side, if the side won't help your main, wag na. Yeah, exactly. Exactly. Still be wag na. If your side to your primary, yeah, that's goal. True. So with even with Javi, kunyari yung puwa party siya. To a certain extent pwede kasi may connects ka dun. Exactly, bro. May connects ka. So oh yeah, if it's not gonna help, wag mo gawin. Tama. All right. Okay. Long ep. Long ep. Dalawang oras pa lang. Alas 10 na. Pwede na pang 3. Pwede na guys pang 3 weeks yun. Pang 3 weeks yun. Nag-iipon pala puta. Okay. Super quick shout out. Derek J. Montesa from California. Cram Nivek Makaya. Romel Samala. And Mike Cruz from Santiago City, Isabela. Thank you so much guys. Noren kay Matt Fernandez, shout out to you. Jeriel Calma and Sam Calma, thank you for supporting. What about John Diwa? And of course, guys, if you have time, not kay mamaya ng MPBL. I'm not sure if Bayliss will be there, but for sure, Javi and I will be there for 3 games. You know? So we'll be in Muntinlupa today. Oh, yun. So sinabi na rin nila, supportahan na natin yung MPBL team natin. Pero yeah. Yun. Home, pero hometown ko yan. Hometown ko yan. Javi, and then magkakaroon ng maraming movements yung GMA and si ako in particular kasama, and magkakaroon ng big masterclass, something that I can't spoil yet in the coming months. Tapos supportahan niyo rin yung PYD, magkakaroon ng Dreamers National Basketball Challenge in Bacolod in a few weeks. So like different parang ano siya, regional base naman, and Manila teams dadayo doon. What else? Shout out dun sa nagsabi na mag-episode sa Value 1 yung nakita ko. Tapos, si Ma'am Shua nanonood din lagi, sabi niyo, kailan mag-episode ngayon? Tagal na. Si Ma'am, shout out to you, Ma'am. Framed Manila. Oh, pero yun, salamat din sa lahat ng support ninyo. Tsaka sa... Actually, pag kinukulit nyo kami mag-episode, ano yun eh, kumbaga it shows na kahit pa paano, we were part of your routine na hopefully we can, you know. Nag-enjoy naman kami guys. Wala lang talagang oras. Nagawa naman namin. Hindi talaga nagsasakto eh. Kasi apat kami, di ba? And I think it's still a blessing. Minsan, pag sobrang busy mo, hindi naman kami busy na nagbabakasyon lang. Busy kasi marami talagang trabaho. So we really can't fault each other for that. Maalipin lang tayong lahat. But we'll try our best. Ayoko na nga mag-commit ng weekly. Basta subukan namin. Kung kaya, gagawa namin ang paraan. Okay, for Javi, Bayliss, Juanito, Dennis, Mikee Reyes, take care of yourself, take care of yourself, peace and love. I'll see you all next time.